Hello, good evening po and welcome sa Showbiz Watcher Radio Show. At syempre, nandito po si OG Cruz para sa ating dalawang oras na pagsasama dito sa Showbiz Watcher Radio Show. At syempre, abangan po natin ang ating mga i-interviewin sa araw na ito. Medyo full-loaded tayo at hindi wala tayong masasayang na oras ngayon dahil nga dalawa po ang interviewin natin dahil yung mga nakaraang araw medyo hindi yung isang dapat na guest natin eh hindi natin na ano na interview. Ngayon this time ay makakausap na natin si Gerald Santos. Siya po yung Aliw Award awardee bilang most outstanding major concert ng Aliw Awards. And also mamaya rin po eh makakausap din natin ang isa sa mga Pinoy rock icon na walang iba kundi si Herbert Bartolome, yung kumanta po ng Tayong Mga Pinoy. Parang ano, yung huwag mahihiyak kapag tango, yun ang ibig sabihin. And also, Pasko na Pasko na po. At syempre, ayan, nag-aano na tayo, nagsisimula na tayong pagpatugtog ng mga Christmas song. Okay, nandiyan na po si DJ Marley. Hello, good evening po dito sa San Diego. Sa mga nagtitinig, safety po lang tayo at matiging sa ating mga sabi nga ng ating bati ni si OG Cruz. Marami po tayo may interview at medyo loaded na. Okay, dyan naman po sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo, lalo na sa matag may merienda. Okay, pasyon naman ang merienda ninyo. Thank you. Stay tuned lang po kayo dyan. Sige lang po sa pakikinig. At salamat po sa inyo, sa inyong mga suporta, lalo na po sa mga likes ninyo. Dahil dyan po kami kumupa ng likes. O kaya dyan kami lumubot ng lakas para sa servisyon ng dito sa Showbiz Watcher ng Latin America na pag-aari po ng ating lawyer na si Atty. Erin Bautista at si Mr. Bautista ang kanyang may bahay. Good evening sa lahat. Magandang hapon sa buong mundo. Okay, love, love, love. Back to OG. Okay, yes, kanina nga nakausap ko nga si Attorney Erin Bautista at sabi nga niya tuloy-tuloy niya ang Christmas party natin para sa mga broadcaster ng Radyo Filipino America the same araw pa rin on the 18th of this month, on November 8, December 18, I mean. And then, sa Pihas Casino na ngayong gagawin ito, same time pa rin at hindi na rin sa Isbo Bay. Kaya, nagbago lang yung venue. Pero, still, tuloy-tuloy pa rin. Alam ko, confirm you're na mga 22. You're still listening to Showbiz Watcher Radio Show, mga susunod pa. Hosted by OG Cruz. Kaya abangan ng mga natin, abangan ng mga broadcaster, yung mga hindi pa po nagko-confirm, yan, para sumama sa Christmas party natin on this coming Friday. Yes, Marley, may sasabihin ka ba? Wala. Malalim na malalim ang iniisip mo. Masyado bang malamig sa labas? Malamig sa labas. Okay. So, ngayon, ang mainit na usapan pa rin ay tungkol sa paghahamuna ni Rojas at saka ni Duterte. Yun pa rin ang pinag-uusapan ngayon. And also, pumasok na rin sa FBR at sabi nga ni FBR, act like a president, ang sabi niya kila Rojas at saka Duterte. Dahil nung una, naghahamuna ng sampalan. Una, si Rojas, si Duterte, Mayor Duterte, sabi niya, sasampalin daw niya si Rojas. Ngayon naman, sumugot naman si Rojas, sasampalin naman daw niya si Duterte pag mali ang sinasabi niya tungkol sa isang bagay na nag-graduate siya sa sa isang lugar. So ngayon, ayan nagsasalita na rin si FBR, yung dating presidente. Sa kaya patutungo ang labanan ng dalawang 'to.
Boss na, ang alam ko pa eh, mas gusto pa yata ng barilan. Duelo, kasi sabi ni Duterte, yung namamagapa daw yung pisngin niya, hindi daw siya pwede sa sampalan. Kaya siguro ang gusto niya eh, barilan naman. Pero nagbago na rin ng timpla ng isip ni Marrojas, at ang gusto naman niya eh, magdiskusyon na lang na isang bagay. At huwag nang magkasakitan. Nagbago na. Kumbaga, nagkalmado na yung dalawa. Nagkakalma na sa mainit na bangayan ng dalawang kandidato bilang presidente na walang iba kundi si Marrojas at saka si Mayor Duterte. Kaya, tingnan lang po natin kung ano mga susunod na kabanata sa ating mga nangyayari. Kaya ang politika ngayon, ang siyang talagang pinag-uusapan ngayon, mukhang tinataog ng gusto ang mga showbiz balita. Dahil yung dalawa nga mainit na nagbabangayan sa bawat isa. And also, hi pala sa mga nakikinig ngayon dito, lalo na yung mga nag-like. And also po, yung mga taga San Diego rito ay ini-invite po namin para sa January 7. Meron tayong pupuntahan isang suporta para sa kay Hillary Clinton na tatakbong presidente. Ang gusto po yata ni Clinton ay makita niya ang mga Pilipino Filipino-Americans na nandito sa San Diego para pumunta sa Simi Valley on January 7, 2015, next year ho yun. Tinawagan nga ako ni Attorney Lloyda Lewis or Nicholas Lewis para makakuha ng mga tao at pumunta ron sa Simi Valley area. Kaya magandang-maganda yan. Kaya yung mga ang kailangan lang pala 50 seaters lang pala yung yung bus, at kailangan daw magpa-register. Magpa-register kayo sa isang online registration. Pag hindi kayo nagpa-register doon, hindi kayo makakapasok sa venue. So, yung mga taga San Diego ho na gustong sumama, kailangan magpa-register ho kayo doon sa mismo sa online registration na nilagay po ni Attorney Lloyda Nicholas Lewis. Makikita ho yan sa Facebook na ginawa kong event na hindi pala dapat lang na sasabihin nyo interested kayo ron o going, pero kailangan ho magpa-register kayo. Bali, meron siyang libreng bus na pupunta rito sa May National City, dito ho mismo sa area ng Radyo Pilipino America, na itong Radyo Pilipino America nandito ho sa area ng Villa Manila. Yan ho, mga ang kitaan ho 4 a.m. and then 5 a.m. aalis sa January 7. So, kailangan maaga ho kayong makakarating dito. Hindi pwedeng malilate kayo kasi ho, ang sa Simi Valley ho is 10 p.m. magsisimula ang event para sa kay Hillary Clinton. So, although may mga iba na dyan, susubukan nating ma-i-register yung iba. O yung iba ho na marunong sa computer, mag-register na kayo mismo roon. Hindi lang basta magla-like doon sa ating Facebook na event na ginawa ko, pero dapat mag-aano rin kayo. Magre-register din kayo. Kasama ho natin dyan si Dr. Kudal. Siya ho ang pinaka-direct contact ni Attorney Lloyda Nicholas. May sasabihin ka ba? Okay, magpatugtog muna tayo bago tayo magsimula, magpatuloy. Ito ho, para sa inyong lahat to. Ito yung favorite na yung gustong-gustong kantahin ngayon ni April Boy Regino. Para po sa inyong lahat to.
mamamasal, nagsusumamo, sana'y pakinggan ang panalangin ko. Nakikiusap, sana'y tulungan mo na tumagal pa ang buhay ko. Nalulungkot ako at umiiyak, bigyan pa ng pag-asa, ako'y mabuhay pa. Hello, Kuya Eddie. Happy listening. Ko lang, Panginoong Yesus, humaba pa sana ang buhay ko. Di ba't sabi mo, mananig lang ako, ikaw ang dakilang manggagamot ko. Sana ang buhay ko lumalapit at naniniwala sa'yo, gagaling ako dahil sa tulong mo. Heto ako, nagmamakaawa, dandan ko'y lubos na nahihirapan. Puso at isip ko nananampalataya sa'yo, may pag-asa pa na darating. Nalulungkot ako at umiiyak, bigyan pa ng pag-asa, ako'y mabuhay pa. Tanging hiling ko lang, Panginoong Yesus, humaba pa sana ang buhay ko. At sabi mo, mananig lang ako, ikaw ang dakilang manggagamot ko. Tanging hiling ko lang, Panginoong Jesus, humaba pa sana ang buhay ko. Lumalapit at naniniwala sa'yo, gagaling ako dahil sa tulong mo. Gagaling ako dahil sa iyo. Okay, balik tayo sa Showbiz Watcher Radio Show. At syempre, Paskong-Pasko na, kaya nagibinig natin yung mga kanta. Batiin muna natin ang ating mga nakikinig ngayon, yung mga nag-like sa atin. Andyan, si Kuya Eddie, si Martin Gumapelix, si Victoria General. Dumating din si Miss Emma Cordero, si Che Garcia, si Peña Esperanza, Thelma Cornejo, Paumboy, si, si Vanessa Newbach, and sino po may mga
nakikinig sa iyo. Si Che Garcia, si Litz Petate at Mesamis, si Tess Magliari Palibong, si June Sam, si Teresa Mipares Maravillas. Yes, napinisin niyo din sa inyong mga nag-nights natin. And also, welcome back po kay Atty. Bautista and kay Attorney Erwin Bautista and Sir Gipsy Gipsy ngayon. Ikaw morning, ano ka pa pabatiin? Mamaya na. So, batiin din natin si Ate Lutz dahil inaantay na ang favorite portion ni Ate Lutz. Kaya na bang simulan? Ayong inaantay ni Ate Lutz? Ang very busy si morning. Okay, simulan na. Portion ni Ate Lutz, ni Ate Lutz. Hello, happy birthday, Ate Lutz. Okay, if you have any problem with immigration, bankruptcy, divorce, and personal injury, we have American Legal Center here at 550 East 8th Street, Suite 11, National City, California, 91950, and your contact number is 629-649-0069, and contact Ms. Lou Bautista, the manager. Again, American Legal Center giving you the service of immigration, bankruptcy, divorce, and personal injury. Checks in our office or visit our website www.bautistalaw.com or uslegal777@gmail.com. Again, General Tax and Financial Services at 550 East 8th Street, Suite 11, National City, California, 91950, and telephone number is 619-649-0069, and contact Ms. Lou Bautista. We also have electronic filing with rent preparation open year-round, and that will be great. Alright, we have Marcelina Derma. Skin care, skin dip, peel, skin pigmentation treatment. That's Marcelina Derma. We have skin problems like facial lines and skin pigmentation. You want those skin problems to go away and improve and brighten your skin. Marcelina Derma by Skin Dip is the solution you have been looking for. Skin Dip Medical Testing Center is located in door 190 Bonita Road, Suite 211 Bonita, California, 91902. Specialized in skincare problem treatment. It uses and sells the Marcelina Derma skincare product line, a highly specialized organic skincare for the treatment of pigmentation due to aging, acne, or sun damage. Marcelina Derma is now available with a very low introductory pricing of $199.95 plus
California tax, shipping, and handling. To order now with your credit or debit card, please call 619-472-1914 and you will get a kit of 5 products you can immediately use to diminish your facial skin problem, like those aging lines, age spots, and skin discolorations. This treatment is also exfoliate dead cells, improve epidermal regeneration, brighten the skin, prevent early appearance of wrinkles, firm the skin, tighten the pores, and help eliminate superficial sun damage. Marcelino Derma is all organic and manufactured here in the United States. Cancer survivors with skin problems who also use Marcelino Derma are very satisfied with this product and have provided their testimonials. So buy now. Buy your Marcelino Derma kit now and you can start gaining your beautiful skin tone and textures. If you have problems with your skin color, textures, and appearance, it is not too late. Start using the Marcelino Derma skincare right now and you will be amazed with the results. Call SkinLift at 619-472-1914 now to order your kit. For other services, you can also visit our website at www.marcelinaderma.com. Remember, Marcelino Derma for your skin care. 619-472-1914. Do your skin a favor. You deserve to be looking younger again. Call now, 619-472-1914. That is our one of the major sponsors, the Marcelino Derma skincare line. Also, we have the World Financial Group by Ramon V. Dineros and Maya V. Dineros at 659 Moral Street, Oceanside, California, 92067. Again, World Financial Group, Ramon V. Dineros and Maya V. Dineros of 659 Moral Street, Oceanside, California, 92067. Alright, we have another one. That's the Music Learning Center. Music Learning Center located in National City, the best learning studio in San Diego, offering voice lesson, piano lesson, together lesson, many other lessons of other instruments also available. Zumba, hip-hop, belly dancing. Please call Robert Messina at 619-549-2045. Again, Music Learning Center. Okay, another sponsor is the Kanchen Water. Kanchen Water, change your water and change your life. Our body is 70% water, so we need to have the best water in our body to be healthy. No other water possesses this qualities. Key properties of Kanchen Water are antioxidant, microcluster, and alkalinity. These are the properties needed to work on our body. Kanchen Water, the healthiest water for you and your family. Now you can have it in your own home. Kanchen Water, it helps diet, weight loss, exercise, high blood pressure, high cholesterol, diabetes, gout, arthritis, fibromyalgia, acid reflux. We need to drink Kanchen Water. Kanchen Water also creates beauty water, makes your skin look younger, light, tone naturally without food chemicals. Kanchen Water, the only one that is made in Japan, and call Lumi Australia at 619-518-8655. That's the Kanchen Water. Kanchen Water, change your water and it will change your life. Okay, another one. Another sponsor that we have is From the Roof to the Floor by Jim Hall and Friends Handyman Services. The
contact number is 760-421-374. Our emphasis is on cleanliness and customer satisfaction. Roof inspections, repair and cleanups, flooring repair, installation and cleaning, baseboard and trim stone, selling fans and light fixtures, door and window inspection, repair, replacement, toilet and faucet inspection, water damage and mold remediations, much more. Just ask me about your name. If I don't do it, I can give you a trustworthy friend. Dr. Tess is the inventor of the time machine procedure and pioneer of cycle-lipol and regenerative stem cell therapy. She is also creator of Timeless MD by Dr. Tess Skincare Line. Dr. Tess Mauricio is U.S. Board Certified Dermatologist and MD Stanford University, summa cum laude, University of California, San Diego. 2013 Bayanihan Spirit Awardee for Distinguished Physician, Renowned Speaker, TV Personality and Expert, with singer on the Dr. Oz Show, The Racial Ray Show, Two Doctors, The Top of CBS, and other local channels in San Diego. Watch the test show on June 8th, 7th, Pinoy MTV Beauty Clinic by Dr. Tess. Dr. Tess Mauricio, MD-FAAD Board Certified Dermatologist from Stanford University Medical School. Also was known as President of San Diego Society of Dermatology Plastic Surgery. She also known as a worldwide America's favorite dermatologist. For more info on Dr. Tess, please visit their website www.drtessmd.com. Dr. Tess Mauricio has few branches located at the NPT by Dr. Tess, North San Diego, will be 9888 Carroll Center Road, Suite 101, San Diego, California, 92136. NPT by Dr. Tess, South San Diego, 2720 East Plaza Boulevard, Suite S, National City, California, 91950. The NPT by Dr. Tess, at Los Angeles County, 1160 North Central Avenue, Suite 201, Glendale, California, 91302. And more information, you can call at 866-717-9844. That's the M-Beauty by Dr. Tess, one of our major sponsors. Okay, everyone, back to OG. Yes, at nandito na yung ano natin, special guest natin na matagal na natin gustong ma-interview rito sa ating Showbiz Watcher. Siyempre, nandito po yung isa sa mga kilalang singer sa Pilipinas na walang iba kundi si Herber Bartolome. Hello po, Miss Herber. Miss Rayabel. Teka lang po at lalakasan namin kayo, mukhang mahina. Teka lang po at inaayos ko lang itong ano namin, baka mahina. Okay. Hello. Hello, Mr. Heber. Welcome po sa Radyo Pilipino America. Magandang hapon sa inyo, Oji. Anong oras ba dyan? Ang oras na ngayon ho rito is 10:31 p.m. Wala pa alas dos dyan. Kumbaga, dyan naman, 2:31 p.m. Tama. Hapon. Hapon naman, dito naman gabi. Matatapos na ang Miyerkules naman dito. Matatapos ng Wednesday. Samantalang dyan eh, Thursday na dyan ang hapon. Oh. Kahit ko na namin ang oras, oh. Ano? Kamusta na? Eto, mabuti ako. Sabi niyo sa akin, kwento niyo sa akin, merong nag-invite sa inyo na para mag-guest din dito sa ating sa Showbiz Watcher. Nakalimutan kayo pangalan niya, magandang lalaki siya, na ano, na...
sa isang golf tournament ng mga taga-UP. Mm-hmm. Nang ano ho, ng UP? UP of Silon. Ang kapatid sa UP na nagpa-tournament sila, golf tournament. At sumali ako doon. At yung number ko, dahil daw interviewin ako na sabi, OG Cruz. Sabi ko, matagal na kami na ba ako kung ito magkontakan noon. Oo nga, matagal na. Wala lang akong Viber. Hindi ako marunong gumamit ng Viber. Oo nga. Yes, at mabuti na lang at meron na hong ano ngayon, meron na tayong FB Messenger na pwede kong makausap din. Hindi lang Viber. Oh, hindi ko alam kung ginagamit natin ito, hindi ko alam. FB Messenger yung ginagamit natin ngayon. Usually, kapag Android o kaya iPhone yung telepono ninyo, may lalabas na ano FB Messenger para magkausap kayo, hindi lang para mag-text. Medyo naiiwan na ako ng technology ngayon. Oo nga ho eh. Ito, at least marunong gumamit ng cellphone, marunong mag-text. At ito, marunong mag-Skype, kaming-kamisan. Kasi medyo kundi rin, medyo nakakabala rin pagka lagi na ako on yung Skype. Mga kaibigan mo sa iba't ibang panit ng mundo. Malalaman na ka-online ka, nakakaya naman hindi mo sabutin. So wala ka na halos na gagawa kundi mga kapag-kwentuhan. Alam nyo, pag meron kayong telepono na ano na Android, talaga parati naka-online yan. Akala nila naka-online ka parati, pati sa Facebook, akala nila naka-online kayo parati, pero ang totoo naman, hindi. Minsan sa telepono lang yon. Hindi ka sumasagot, akala nila sa plano pa. Oho. At saka yung lumapit ho sa inyo ay walang iba kundi si Attorney Erwin Bautista yon na ikwento ho niya sa akin na ready na nga daw kayo ma-interview, kaya ganun. Siya ho yung presidente ng Radyo Pilipino-Amerika na umuwi siya ng Pilipinas pero kahapon lang ho sila dumating dito sa San Diego, California. Yun. Erwin Bautista pala pa kala. Oho, taga UP yun. Kaya siguro yun ho talaga ang nakausap nyo ho. Sana-sana eh. Nag-report sa'yo eh. Oho, nag-report. Sinabi sa akin. Oo. Kamusta na ho, Mr. Heber? Ano ho na ba ang mga nangyayari ho sa inyo ngayon dyan? So ngayon, dahil magpapasko, maraming mga tugtog, invitasyon, kung saan-saan, mga Christmas party na ito tayo. Kahit matanda na tayo, meron pa rin asin sa mga tugtugan, no? Mm-hmm. Mr. Heber, ano ba ho ang pinasikat ninyong mga kanta sa dami? Ano ho ba yun? Ang mga talagang nag-identify sa akin, mga sabawa, hindi ako kilala ng bata, no? Yung bata-bata siya, hindi niya ako inabutan sa mga kapanahon na namin. Pag binalik na yung tayo mga Pinoy, yung huwag kang maiyak, yung may pangok, ah, kayo ba yun? Ayun, parang yes, hindi niya kinala yung mukha ko, pero matanda na, pero yung kanta alam nila. Kaya tatandaan pa rin nila kahit paano. Pero iba naman, pag inilig mo sa akin, baka maranta ka, yung Nena. Yung kantang Nena, tapos doon sa post-it ka ulit ako. Nena, oho. Ngayon, pero ako, ayun, ako, in-invite ko rito para masaya kayo. Kahit ginanta kayo ngayon, lulungko tayo kasi mga pero hindi ho yun ang pakakantahin ko sa inyo. Kailangan yung tayo yung mga Pinoy dahil ho yan ang nagmarkado ng gusto sa mga Pinoy. Oo, di ba? Oo, yun ang parang kapalatili. Yun ang aking pagkamahas sa radio kung buwan pa niya yung tayong identity. Kung papangpag ginawa ng Diyos, pagkura natin, tagalitin natin yun. Oho. Yun lang meron tayo, yung ating saing. Mr. Heber, paano ninyo naisip na, gawan nyo ng ganung estilo ng kanta na tungkol sa pagiging panguna ng mga Pinoy? Hindi ko alam eh. Ako kasi, laging pag-umupot ako ng kanta, laging ako merong pinapasa ko lang sa kulay na hindi ko sa paligid. Parang taas sa akin naman ay nakabayan. Parang taas sa akin. Parang nakarating na mga kata. Puro ganon.
kaya naisip nila lang basta. Parang nangyayari ko, nare-relax yung mga sinasama ko, parang hindi mo na ko nung pagkataan ko, hindi mo na ko mag-embelo lang, hindi mo na ko mayama, hindi ako pitoy. Parang kapapasin ko yung mga ginagawa ko, nakuha ko lang nare-relax sa akin na kung hindi ko pala naranasan yung mga wajirap ng buhay, yung mga parang lahat-harap naranasan ko yung mga tampak ko. Anong feeling ho na naging yung mga kanta ninyo ay naging magkado sa mga Pinoy? Kumbaga, mawawala na tayo sa lahat sa mundong to, pero ang kanta ninyo nandiyan pa rin at inatutugtog pa rin. Siguro, siguro na maaari. Sa world yan ang kanta ninyo sa Ikigaw Dura, mawawala kami, pero yun yung kami na yung kasi hindi ulat ng singer na ngayon, may mga sikat na singer pero wala silang mga hit songs, di ba o? Oo. Yun ang kulang nila, wala silang mga hit songs, kundi nakikita lang sila sa TV, magaling lang sila kumanta, mga ganun, pero wala silang mga hit songs na talagang sa kanila na masasabi na original na sila ang kumanta. Makakarang pagmasahin yung technology ang nakapasita talaga sa isang mga amin yung kanta. Yung kanta. Dahil kami sa mukhang ng kurante, sa Dr. Jamila, sa Nabi Barrera. Puro sa mga songwriters na talagang nagustuhan tayo yung kanta nila, hindi dahil sa ito kanila, hindi dahil sa kanilang kanta mismo. Yeah. Papa, ano ho ba yung yan ho ba yung grupo ng Banyuhay ho ba yan, di ba? Grupo ho yan? Yung Banyuhay, yan yung pangalan ng pinangalan ko sa aking grupo. Doon kami ay nagsimula ng 1974. Ang ibig sabihin ng Banyuhay, metamorphosis. Pagbabagong ayaw ng buhay. Yeah. Ah, yung palang ibig sabihin ng Banyuhay, pagbabago ng anyo ng buhay. Di ba, a new form of life. Oh, yeah. Yung pala. Ngayon ko lang nalaman yun na Banyuhay. Akala ko ho, pangalan lang yun eh. Yung Banyuhay, yung pala. May ibig sabihin pala yun. Para sa ako, yung pinaktrisalitaryo, ang pagkabanyuhay ng ating sibilisasyon, ng pagkabanyuhay ng ating kultura. Mr. Hebert, kailan mo ba kayo nagsimulang tumugtog? Paano ho ba na-form ang grupo ninyong Banyuhay? Noong 1974, nagparawang ito ng ng mga Miss Universe, at saka yung malaking baha sa Central Luzon. Nag-fundraising yung mga yung mga taga-UP para sa transportahan at tumulungan yung mga biktima ng baha. So kami yung mga naibitang kumanta. Eh, noong panahon na yon, nagsisimula na yung matanggapin ng mga tao yung Tagalog ng mga kanta. Dahil yung panahon na to, ito yung panahon ng pagkabago. Dati kasi puro English ang kinakanta ng mga Pino eh. Kami nagsimula ng mga Tagalog ng kanta. Nag-unit na nauna sa radyo yung Juan de la Cruz. Yung kanta ng De La Tete Smith na rock and roll. Pero Pilipino ang lyrics. Kaya gusto ng mga tao yun. Yung parawan din na yun, yung baha sa Central Luzon, nag-fundraising yung mga writers club sa UP. Na-member ako ng writers club. At nahilingin na akong mag-perform. So gumawa ko ng isang kanta kung sa baha. So nagsimula na yun, na-appreciate ang mga tao yung mga kanta ko, na-appreciate ang tao, parang hindi na hanggang gumawa ng pagbabago at tuloy-tuloy na. Nga pa? Oho. Pero kailan ho kayo nagsimulang kumanta talaga, Mr. Heber? Anong ilang taong kayo nagsimula noon? Bata pa ako kasi pamilya namin, mga musicians eh, yung mga kapatid ko, mga degree singer, violinist, ang conductor, ganyan. Talagay pamilya namin, musician, doon galing yung taring ko sa pamilya. Pero yung ang course ko talagang kinuha sa UP muna, fine arts muna, bago nag-master sa kanilang director. Yung music talaga,
natutunan namin sa aming nanay, sa aming tatay. Gumagawa kami, ang tatay ko, ng mga instruments, yung violin. Ang kapatid ko, talaga magaling violinista. Mm-hmm. Pero retired na rin sa ngayon. Ah, taga UP ho pala kayo, Mr. Heber. Hindi ho ba kayo naging naging aktivista noon? Ang taga UP ka, mahirap pati hindi ma-involve sa sa aktivism dahil doon ako nakikira sa ato ang campus eh. Actually, yung pangalan Banyuhay, pangalan niya ng ng isang magazine na kung saan ako yung illustrator at ang editor ay si Ricardo Lee, si Rick Lee. Kilala niyo ba si Ricky Lee, yung scriptwriter? Oo, kilala ko ho yun. At naging naging teacher ko rin ho yun, si Ricky Lee. O, kami yung magkakasama sa panitikan ng panahon na yun. Ah, kayo ho magkakasama noon, aba? Marami-marami, sa Nabdirio Almario, yung national artist, si Ricky Lee Almario. Oho. Kami yung magkakasama sa poetry group. Andito rin ho si ating co-host na walang iba kundi si DJ Merlin at may gustong itanong sa inyo. Yes, Mr. Heber Bartolome. Ano na ulit ang ibig sabihin ng Banyuhay? Metamorphosis. Oh, metamorphosis. Posis. Metamorphosis, okay. Kasi I never heard that word na Banyuhay. Ngayon ko lang po narinig yun, kaya lang po ako. Pagbabagong anyo ang ibig sabihin nyo. Pagbabagong anyo. Oo, dahil pangalan daw yun ng isang magazine, sabi ni Heber. Oo. Mr. Heber. Okay. Kaya binigyan nila ng ibig sabihin yun. Okay, wala pa akong may tanong masyado po. Mm-hmm. Pero Mr. Heber, sino ho ba yung mga kasabayan nyo noon? Sino ho ba yung mga kumbaga parang competitor nyo noon na habang sumisikat ang Banyuhay ho? Ano yung mga kasabay ko? Yung Wonder Cruz Band, Chip Durante, yung Wonder Cruz Band, yung Mike Hanukon na lang yun, at si Kurita. Si Corita. Katapos sa mga 1978, dumating yung Asin, si Pwede Aguilar, si Sapagita. Ito yung golden age ng Philippine music. Mm-mm. Sila yung kumanta ng Tayo'y Mga Pinoy. Yun. Ay, ito si DJ Merlin eh. Oh. Sino ba sila siyang kumanta nun? Oo, sila kumanta nun. Ako rin po ang composer. Siya rin ang composer at saka arranger. Huwag tayong mahihiya kung pangu tayo, hindi pangu. Kasi ano ko yung kanta niyan, yung alam kong kanta niyan, kaso nga hindi ko talaga alam kung sino yung composer, talagang original na singer, ganyan. Kasi matagal na ho rito si Merlin sa Amerika, kaya hindi niya masyadong kilala yung mga ibang singer, pangalan. Yung mga OPM po. Oo, hindi niya masyadong kilala, kaya ganun. Pero ako, na nanggaling ako sa Pilipinas, pag sinabing Heber Bartolome, ang Banyuhay yan. Uh-huh. Kilalang-kilala ang pangalan ni Heber Bartolome. Kaya nga, ang Heber Bartolome, talaga sa, wag ko kayong ma-offend, pero, hindi ko masyadong narinig itong name na to. So, yun, naging kaya ngayon, habang kinatanong po kayo ni OG, nakikinig po ako para malaman ko pa rin po yung kung sino po talaga kayo. Ilan ho ba ang membro ng grupo ng Banyuhay ho, Mr. Heber? Originally, tatlo lang kami magkakapatid. Oh. Mm-hmm. Tatlo lang? Magkakapatid pa kayo? Mm-hmm. So, ngayon ba magkakasama pa rin kayo, Mr. Heber? Yung grupo ninyo? Kaya yung best player ko, si Jess, kailangan kasi mabuhay, kaya nag-pop singer muna siya. Nag-pop singer muna. Kaya habang kumakas ko siya mag-isa, kumisang hindi na siya available sa mga tugtugang kasama ko. So, parang kumukuha na ako ngayon ng session na basis. Kasi kami kumakanta, tumutugtog. Hindi kami kumakanta katulad ng iba. Mm-mm. Pero yung, ano bang unang yung kinompose na kanta? Yung tayo yung mga Pinoy ho ba talaga ang unang yung kinompose na kanta na ginawang in public o na i-record? Hindi, yung Buhay Pinoy.
Buhay Pinoy, yung bang ang taong ito ba ito? Sana ako ay isilang at ang hilat ng mga mata. Oo, oo, parang ano ko rin yan. Pamilyar pa ng boses at saka ang boses ninyo mukhang hindi pa ko nagbabago. Yung pa rin ang Banyuhay. Parang mukha din nila, parang hindi naman tayong boses. Pero matanda na po ako. Ako, 68 na ho. Ah, 68 ay! Na ho? Aba, mukhang ang boss... Ano lang yun? Mukhang ang bosses ninyo mukhang 38 lang, hindi 68. Hindi pa pinapanak si Manny. Ano po, Kuya Heber, Mr. Heber, ano po, wala ko yan sa lupa, wala ko yan sa edad-edad kung talagang andun po yung, ano yung pagkanta, yung desire nyo po, yung passion nyo po, wala po yan, hindi yan na ano sa age natin. Minsan mga pag ano nga, nakakabata pa nga yun, eh, baka po bumata pa kayo. Sa po yan, habang patuloy kayo kumakanta, malakas po ang inyong lungs. Inyong lungs. Kaya, nakakatulong sa inyong kalusugan. Ang therapy po. Sandali po, Mr. Heber, Heber Bartolome, meron pong nag-PPM sa akin dito na ano yung almusal popularize nila? Oo, almusal. Meron pa akong almusal. Yung nilagang kape, pino at sinangag. Yan! Oo. Itong pinapa. Okay. Pakibati na lang po at naalaala po niya, pakibati na lang po si Lot Ward. Siya po nagsabi sa akin, opo, andito po rin po siya sa San Diego. Sabi niya, almusal popularize nila. Hindi ko nga alam yan. Mm-hmm. Isa sa mga sikat po kanta rito yun. Mm-hmm. Alam ni Lut? Yes. Okay. Mr. Herbert, bali ilan ho ang nagawa ninyong hit songs sa Pilipinas? So? Marami-rami din. Marami-rami din dahil... yung mga kanta ko kasi nasa mga libro na ng mga estudyante sa school eh. Ginagamit sila sa mga school na yung mga kanta ko. Uh-huh. Yung mga makabayan. Uh-huh. Yung ano naman, yung sinatawag na kung gano'ng kadami yung kanta ko, siguro meron na rin na hindi sandaan. Pero yung iba, hindi pa talaga nakuha, hindi pa talaga natugtog sa radyo. Ah, yung iba ho, hindi pa natugtog sa... Oh. Bali, ilan ho ba lahat ang records ninyong kanta? Lahat-lahat ho? Meron siguro akong 7 hanggang 10 album. Dahil yung iba lang kasi mga compilations na lang. Ah, compilations na lang. Oo. May na-record ho ba kayong mga English song? Ah, wala. Ah, wala ko talagang pure Tagalog lang. Yung classical ako, ganun ginagawang English na love song. Ah, love song. Nung nauso na yung mga Pinoy rock, ginaganap ko na at ginawa ko ng rock and roll yung medyo mataya yung tempo. Kasi inaangkop mo sa panahon. So, kumbaga, ina-expect nyo ba na sisikat yung mga, nung nagsisimula ho ba kayo, na sisikat yung mga ibang kanta ninyo ho, na magugustuhan ng mga Pinoy sa Pilipinas? Hindi po inaasahan na ako sisikat at wala akong ganung ambisyon. Ang ano ko lang, basta gawa ko lang kung ano kata tungkol sa mga bayan natin, kung ano nangyayari sa bayan natin, at hindi ko naman yung palang dahil lang, ba't magugustuhan ang pangyong tako? Dahil, nag-identify sila. Mukha na pang taong nena tungkol sa positiveness o loka po. Yes, oo. Nag-identify doon na ang dami nag-identify at talagang yun ang actually pinakasikat ko kanta yung nena. Oh. Yung nena, oho. Kaya pala po ang nag-compose ng nena. Ako yung sumulat doon. Yung ako talagang yun po ang pinaka-hit na hit ko ng araw yung kanta na yun. Yung nena. Ang alam ko yata, ginawa pa yata ang theme song na isang pelikula ho yan, di ba ho? Oo, ginamit ho. Oo, sino ba ang gumanap ho ng nena? Ang sumulat ng script ay wala ka pinotika eh. Yan yung pelikula, yung bago makapisa na kasi noon eh. Ano ba yun? Ganun-ganun yung pelikula. Para...
Eh, hindi ko na rin kasi ano nun, yung time na yun eh, maraming mga artistang nag-aano nun eh. Hermosa, talking about Laila Hermosa, si Laila Hermosa ho, eh, nandito ngayon sa San Diego, California. Oho, dito siya. Dito siya nakatira. Hello, Mr. Heber. Hello. Dito po ako. Oho. Kilala niyo ho ba si Laila? Hindi personally. Ah, hindi personally. Personally, hindi ka maligalang ako sa mga iba mga artista mo kasi sila. Isabel Lopez, si Anwar Fortin, the fine arts din yan. Sila, hindi sila Evangeline Pascual dahil mga pandit niya, mga critic names na sino pa ba mga ulang. Mm-hmm. Pero Mr. Herbert, ano ho ba ang pinaka naging markado o naging hindi nyo malilimutan na kinanta ninyo sa lahat? Sabihin natin hindi nga naging hit to o ano, pero ano yung pinaka favorite song na ano yung talaga na compose ninyo? Marami, pero kumpone pa sino kausap ko. Kung isa, yung i-relate mo yung ano, yung katamod sa yung kaharap mo, o kaya babanggitin nila, ganda-ganda kakanta ko yan, ganito ka musal. Kaya ang musal talaga, lagi namin kinakanta yun sa mga concert dahil masaya siya, masaya kung isa pa tayong Pilipino. Kaya, pwede ko sabihin, ang musal yung paborito kong kanta. Kaya yung best na pili talaga, yung talagang sa akin, yung parang ang title eh, walang pag-ibig yung title. Okay. Ang lyrics doon, tungkol yun sa politika, saka sa religion, yung sinasabi sa Bible na pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ang pinadakila, ang pag-ibig. Yun, so, eh, parang yung top ko kung ngayon. Parang sinasabi na ang umatan sa ganito eh. May isang babae na feminista, isang lalaki na aktivista, ilang dalawa yung nagkakilala, nagpasundo sa politika. Nagkagustuhan, nagkakasal, ngunit agad na nag-away. Na sa mumunting bagay, kaya sila nag-iwalay. Napapasa yung refrain. Hindi si Lenny, hindi si Max, hindi si Max ito, hindi sila lahat. Kaya hindi mahalaga kung walang pag-ibig yan. Yeah. Kung walang lukas na pag-ibig sa isa kita. Okay. Kung sa relationship ko. Mr. Herbert, bago natin na ipagpatuloy ang interview natin, patutugin muna natin yung isa sa mga naging hit song nyo ho. Para madinig naman ang mga listeners natin dito sa San Diego, California. Sige. Babalikan ho namin kayo. Patugtugin muna natin itong isa sa mga naging hit songs ninyo. Tayo hindi kano, huwag kang mahiya, kung ang ilong mo ay bango. Kung saan nagmumula ang sikat ng araw, ako ay may sariling kulay kayo manggi. Ngunit di ko may pakita tunay na sarili. Bakit kaya tayo ay ganito? Bakit na
Yes, yun po si Heber Bartolome, ang Banyuhay. Hello, Mr. Heber. Hello, Roderick. Yan yung version na ano, nung 1978. 1978. Bakit to? Meron bang na, may bago bang version mo ba yan? Meron. Ang ingin ko naman eh, meron mga batang kumakanta. Oo, oh, mga batang. Meron pa lang ano, meron pa lang... Kasi yung full orchestra yan eh, yung unang-una, dahil 1978. Ay, nakuha nga rin, parang katalong instrumental, pasok ko eh, sabit ako na sa ano, parang sumisikat kami noon, tinagyan ko ng full orchestra yung areglo ko. Pero, Mr. Yes, sige ho, go ahead. Ako sumulat nun, sumulat ko. Mr. Heber, hindi niyo ho ba, hindi niyo ho ba kayo nagkaroon ng pagkakataon para maging script writer ho, kagaya ni Mr. Ricky D? Na-occupied ako sa ano eh. Kasi ang course ko, Fine Arts. So, yun yung Fine Arts, napabayaan ko nung panahon ng active ako sa music industry. Nag-leader ako ng mga iba't ibang organizations sa music industry. Naging presidente ako ng TIRSCAP, naging vice president ako ng OPM, panahon ni Valdez, kami nila si Leste, naging busy ako sa industry, nakabayaan ko kasi yung aking ano, yung fine arts. Eh meron pa rin akong master sa literature, yun nagturo ako sa Rasal, naging professor ako nila Torna Peto, nila Gary Marisano, yung panahon sa Rasal. Kaya yung mag-script writer, lalang wala akong oras doon. So, ibig sabihin... Hiling ako sa mga ano, yung mag-criticize din ng mga pelikula. Kung nakikita kong pag-upo lang, dapat malagro na yung takbo ng pelikula, nakikriticize ko rin. Pero hindi ako nag-active sa movie industry. Ganun pala. Yun ang hindi namin alam. At saka naging mga estudyante nyo pala sila Gary V. Oh, sila Ace Barber, sila Odet Quesada, yung songwriter lista. Ang estudyante ko yung sa Lasal, no? Oho. Saan? Lasal Green Hills mo o sa Lasal sa Metap, ho? Sa college, eh. Sa college. Sa college, sa Lasal Top. Si Odet Quesada. Ako rin sumulat ng textbook nila nung nagtuturo ako. Aba, talagang ano pala ho kayo? Talagang... professor na professor ho kayo, may libro rin pala kayo. Nakatapos ho ba kayo ng doktoral? Mahal ko pa rin yung galing yan. Ang pag-aaral naman kasi wala naman katapos ang dapat yan. Wala katapos naman pag-aaral. Kaya, kailangan ako mag-doktoral kahit na ganito edad. Oho, marami pa naman ang... Kaya, parang pagturo na lang sa akadin, kailangan magigimundo mo, okay, tuturo ko na lang, nasa mamatay ka, wala, gano'n na lang. Nagtuturo pa ba ho kayo sa Lasal or nag-stop na ho kayo? Hanggang 1984 lang. Ah, 1984 lang ho. Ah. Hindi na ako dahil kumuha ako ng pangalawang album at naging independent record producer na. Kasi ho, yung mga litanya ninyo sa kanta ninyo eh, talagang makahulugan at saka talagang tumatama sa isang pangkaraniwang Pinoy ho talaga sa Pilipinas. Kasi ang isang Argentine na natutunan ko sa Pantitan, ang mga inuto ng ano, ng singing, yun yung culture natin eh. Bagi yung mga Argentine, sayaw, bagi ng ating kultura, na dapat nagkasalamin o nag-reflect ng ano nang nangyayari sa yung lipuna. Mabuti na lang, naging ganun yung direction ko. Kasi kung kakanta ka ng mga love song, hindi mo kayang, ang kumakanta dapat na yung mga ano eh, puro niya na yung topic ng araw pa yung mga love song. Talaga na rin kayo, talagang super ganda ang boses mo, super pogi ka. Pero yung mga ano, eh ako kasi, ang mga hinahangang ko mga senior, doon sa kategorya ng mga John Denver, Beatles, Bob Dylan, no? Dan McLean, kung saan yung lyrics ang naging ibabaw, hindi yung itsura ng kumakanta. No? Ganun ho pala. Pero sino-sino ho ang mga naging close ninyo sa entertainment ho? Yung mga naging kaibigan ninyo? Yung mga babae na senior, si Dulce, sila si Lester eh, sila Mitch, kasi magkakasabi ako sa organization. Halos lahat, pagka sila Eva Eugenio, kasabay ko yan, sila Imelda Patti. Pero sa mga lalaki, kami, magkukumpara kami nila Rico J, nila Haji, magkukumpara kami nila mga yan.
Pero ngayon ho ba, aktibong-aktibo pa rin ho ba kayo sa mga concert o mga show, Mr. Heber? Ngayon, sa panahon ito, dami na, ang dami. Bukas, mag-adjudge ako ng ano, ng mga, mga banda na sa mga OFW ang kanta nila. Tapos, sa kinabukasan, meron kami sa Puti ng Bulacan. Tapos sa Martes, meron kami sa Montalban. Puro mga kwento, mga original, inilirik ko sila yung mga original songs ko. Mm-hmm. Pero kasama nyo na ho ang grupo ninyo, ang Banyuhay. Oo, yun lang basic, ang pinaritan ko lang. Bali, ilan ho kayo sa Banyuhay ngayon? Apat? Apat, yung drummer sa aking bass ang session ko. Kasama kayo yung pinarita, kapatid ko, yung original na member ng Banyuhay. Mm-hmm. Nagkaroon na rin ho ba kayo ng pagkakataon na mag-show sa labas ng Pilipinas, so? Sa Canada noong 2010, hindi kasama kami. Tapos ako naman sa bilang individual, maraalos na halos ang Germany, nagalas ako sa Euro, pabalik-balik, halos taon-taon, sa New Zealand, nakarating ako sa Australia. Yung mga Asian countries, mga hindi ko pa nare-debut eh. Mm-hmm. Meron ho nag-text dito, kailan ho daw kayo pupunta ng Amerika? Paano madinig naman kayo in-person kumanta? Noong 2010, meron dyan nagbalak lang ang concert ko dyan sa New Jersey at kaya lang hindi kami nabigyan ng visa eh. Baka nag-promote na siya, nag-promote na siya nag-promote, habang wala pa kami ng visa, eh nag-fail yung visa, hindi kami na-aprobahan. So, nagkaroon siya ng malaking problema, nagkaroon siya at nagkasisiyan pa, alam nyo naman, pagka nawala na ng pera, kaya ako sisiyan. Kaya hindi pa kami nakakarating dyan hanggang ngayon. Mm-hmm. Ano mo ba ang dahilan at bakit hindi daw pumasa yung visa ninyo at na-disapprove? Nagkaroon ng conflict sa ano, yung una, ang visa ko, yung may kontrata na babayaran ako, eh nakialam si yung asawa ni si Erson Alvarez, si Cecil Alvarez. Aha. Uh-huh. Lodi Alvarez, yung partner ng Peta. Sabi niya, hindi mo kailangan ng ano, pagtutulungan kita, sabi niya, ano ka, parang cultural exchange yan, wala ka ngayon. Walang bagay, hindi ako babayaran. Sa ibang visa ko yun. Pero nung una nag-fair kami sa Pilipinas, nandun kami sa Toronto, nag-apply kami sa Toronto, napahiya pa ako doon sa embassy kasi sabi mo hindi ka babayaran. Eh, yun ang alam ko kasi hindi na ako babayaran. Eh, tinadara nila yung kontrata ko, nakalagay doon babayaran ako. Kaya sabi sa akin, embassy, tinungaling ka eh. At, ayun lang, hindi ako makakibo kasi. Kasi nagkaroon na ako ng conflict yung ano eh. Ganun ho. Pero pwede pa rin subukan ulit. Siguro naman. Meron din isang grupo rito na ipinromote na ipinromote pero hindi rin nakapasa yung visa nila dahil may mga requirements na hindi na ibigay sa immigration ng Amerika dyan sa Pilipinas. Minsan, ganun eh. Kasi binagay ko ngayon pangalan ng Florante, sabi ko sa embassy. Eh, sa Florante, nag-TNT eh. Yung nila. Hindi naman alam. Ang isip ko na baka mag-TNT rin ako. Sa isip ko, mag-isip ko naman kayo. Ang tanda ko na mag-TNT. Anong si Art Florante, hindi walang visa, ibig sabihin TNT? Nung muna, nagsimula sa TNT muna. TNT muna nung umpisa. Ganun pa lang. Kaya tapos naging na-penetrate na niya ang Amerika. Ganun. Ganun yan, nakasunod ka, napag-poset mo siya. Yung nakalagay. Ano nga siya ngayon? US citizen na siya ngayon. US citizen, oo. At ang alam ko eh, mayroon siyang recording company dyan ngayon sa Los Angeles at siya na mismo ang gumagawa ng kanta niya. Magaling siya parte, very creative na tao yan. Oho, yan nga. Karamihan ng mga rock singer. Kaya kasabay ko sa music industry, si Durante. Oho, mhm. Pero Mr. Herbert, meron ho bang mga anak ninyo na susunod sa yapak ninyo? Yung mga anak ko mahilig sa music, pero hindi sila naging musician, may professional, naging sila mga teacher. Hindi teacher sila. Mga teacher ho, aba.
mga talagang mga educators so talaga. Mm-hmm. Pero meron ho ba kayong mga pinopromote ngayong mga kanta o mga bagong kanta ng Banyuhay? Ang ginagawa ko, tinutulungan ko yung mga young generation, mga young songwriters. Pinu-workshop ko sila ng libre at dahil ang libre, ang workshop ko ay libre, ang mga pumunta sa akin, mga mahigap na tao, mga patintero, tubero, security guard, yan. Yung makala nila, ang kanta nila, wala nang pag-asa. Nang makikala nila ako, natulungan ko sila ma-record yung kanta nila. Mm-hmm. Ano ba ang... Sige ho, go ahead. Kaya yung activities ko, libre songwriting workshop every summer. Mm-hmm. At kung matutulungan ko sila ma-recording, wala sila pera, nag-aarap ako ng mga sponsors para ma... ang gastos sa pag-recording ng kanila. Kapag ho ba kayo kinuha ng isang producer, eh, kailangan grupo ho ang kukunin, hindi lang si Heber Bartolomeo. Kung isa, pwede rin ako lang, pero pag ako lang, hindi mahaba yung performance ito. Hindi ka baka ng banda, mahaba yung mga tugan, mahaba kahit yung original. Okay. Kasi nagkatulong ako makanta. Wow, ang ganun pala. Mr. Herbert, meron ho akong may request ho kami para sa station ID namin dito sa Radyo Pilipino Amerika. Pwede ho bang sabihin niyo ho ito na hello, this is Herbert Bartolome at kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipino Amerika. Promise ha. Sige, susunod po para... Ito po si Herbert Bartolome at kayo po'y nakikinig sa Radyo Pilipino Amerika. Promise, ha? Radyo Pilipino Amerika. Oho. Okay, sige. Oho, pwede niyong simulan muna ng Tayo'y Mga Pinoy. Ito po si Herbert Bartolome at kayo po'y nakikinig sa Radyo Pilipino Amerika. Take one. Hello! Nagkakata muna ako, ha? Okay. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung alin ang buhay pango. Mga kaibigan, ito po si Heather Bartolome. At kayo nakikinig sa Radyo Pilipino Amerika. Mabuhay mga Pilipino! Okay, thank you. Okay, thank you po. Ang galing. Mr. Herbert, ano ho ba yung mga susunod niyong gigs? Pwede niyong i-announce dito dahil nadidinig din tayo sa Pilipinas. Sa December 30, yung taon-taon ginagawa namin yung Pascong Tuyo. Ito yung tinatanong ko sa iyo sa FB. Pascong Tuyo, kaya Pascong Tuyo to, ang task ko, ang message namin dito, humility, pagtakumbaba. Sa panahon ng Kapaskuhan kasi, ang lahat halos ng tao, gusto maging marangya, bagong ganit, bagong sapatos, o ganyan. Ang kami, nakakain kami, magkasama-sama kami, kasama ko sila Mike Hanapol, sila Resti Pabunan, Maria Capra, ang kakarain lang namin, tuyo mo lang tuyo. Yung pagkakarasara kami, ang pagkain namin, pagkain yung hila, tuyo, ginagang itlog, ginagang talong, gano'n. Sa dahon. Pero tugtuga, nandiyan lahat sila, yung mga tugtuga, sila kurita. Sa December 30 yan, yun ang mga activity. December 30. Ang isari nga namin, ang talagang kahulugan ng Pasko, yun iriti, pagkapakumbaba. Dahil yung mas yung Panginoon Diyos, yung kanyang bugtong na anak, pinadala niya sa mundo, hindi sa tiyangan na sa palasyo, na may nakabantay ng mga ganibot ng mga gamot, at heavenly garden. At pinanganak yung anak niya sa kain na ng rayo, sa pinakahamak na paraan. No? So, para yung humility, ang mga message sa ganang Pasko, hindi yung nasa aircon ka ng mga mall, mga SM, de, Anes, dito na kami sa igaran ng puro lugar sa Mr. Herbert, may nag-text ditong isa pa. Sino ho ba ang presidente nyo na iboboto ngayon? Ah,
kaibigan ko sila lahat eh. Kaya ayaw. Ah, wala. Sikreto. Secret. Okay. Ayaw ko mag-aaw dahil nag-aaway-aaway na lang sila. Nagsabi ko pa yan, pati na sa kumano mo na hindi gusto yung dinindik mo, pati ba, iman, magiging kaaway mo rin. Kaya ayaw ko magsalita dyan. Pero may nagawa ko ba kayong jingle? Na jingle sa mga kandidato ngayon? May meron mga lumapit, pero tinatagyan ko muna dahil pagka ginawa ko ng jingle niya, malalaman ng mga tao yun. Parang nag-endorse ka na rin eh. Okay. Last message ho para sa mga listeners natin, mga tagahanga nyo sa buong mundo, hindi lang dito sa San Diego. Okay, yung mga alit ko, kapatulad ng tayo mga Pinoy, meron may sabi ko sa inyo. Tamang tayo naroroon, tandaan nyo, tayo mga Pilipino, meron tayong sariling atin na dapat natin tangkilikin. Correct. Yes, okay. Maraming salamat po, Mr. Herbert Bartolome. Hanggang sa susunod po uli. Okay, OG, Merry. Okay, thank you po. Okay, thank you very much, Mr. Heber Bartolome, ang tayo'y mga Pinoy at Nena. Please, alam ko na ngayon kung sino yung original na kumakalat. Yes, okay. Yeah. Mr. Heber Bartolome. Mm-mm. Patutugin natin yung kanta niya para at least, ito, isa sa mga naging hit song pa rin niya. Thank you po sa pag-unlock nito sa amin. Ito na yung Nena. Trabaho, wala pang tulog. Si nenay nagbabasa, nag-aaral pa. Nag-iisang anak ng kanyang ama't ina. Tanging pag-asa ng kanyang ama't ina. Tatay niya'y patay, naipit ng makina doon sa pabrika. Sumutap na kanyang nanay na sila ay mabuhay. Sa paglaraba ay tumulong siya. Si nena ay natigil sa pag-aaral niya. Ang tanong niya ay sa kanito.
dito sa Showbiz Watcher Radio Show. Siyempre po, yung nandiyan yung nena, kanta ni Heber Bartolome. Si Heber Bartolome, ang Banyuhay. Nang ibig sabihin ng Banyuhay, DJ Merly, ano? Pagbabagong anyo. Pagbabagong image, kumbaga. Okay? Ang susunod nating tatawagan naman ay isa sa mga Aliu Awardee na nanalo na bilang Best Major Concert of the Year, na walang iba kundi ang si Gerald Santos. Alam mo ba kung anong concert na sinasabi niyang naging major, ano niya? Kung ba paano siya nanalo? Kaya lang, kinokontak na natin. Bakit kaya, ano to, tinatawagan na namin? Bakit kaya? Pakinggan nga natin itong bakit parang ano ba nangyari dito? Ano kaya ang nangyari at hindi natin makontak sila? Ano? Teka nga. Ano ba nangyari? Ba't hindi natin makontak ngayon? Okay. Okay, kinokontak mo na ba? O, sige. Magbabasa ka na ng favorite ni Tito Lutz? Hindi, mababati lang ako. Akala ko magbabasa ka na. Okay. Pinabati ko po ang iba sa ating mga listeners na dyan. Si Miss Esperanza Thelma Cornejo Paumboy, si Boy Prince Tobar, si Miss Linda Hidalgo, siyempre, si Mr. Martin Gumaferex, alam ko po, nakikinig po yan. Si Miss Gemma Franco Smith, sa mga likes naman nila. Maris Villarama Remorosa, Jaka, nakikinig din po dyan si Lot Ward. Siya nga yung nagsabi ng popularized daw ni Heber Bartolome yung Almusal. Alam niya yun, hindi ko nga alam yun eh. Si Che Garcia, dyan sa ating dyan sa ating column na yan, or Radyo Filipino Room, nandyan siya. Yan, nakikinig po yung si Divine Nilo sa kanilang opisina dito sa BLA. Lahat po kayo dyan, alam ko. Nakikinig po kayo. Okay, binabati ko po kayong lahat. Eh, na mapangalanan, mamaya na po. Kasi wala ko yung lista akin. Si Beng Sarmiento, si John Pizar, si Ruel Sarmiento, kagawad Ruel Sarmiento, si Miss Glenda Marinela Jones, si Leonie Halves, Merced Nodado, Mercedes Seva, si Georgina Seva, at syempre, si Shirley Villases Nilo. I mean, Nilo Villases. At Maria Rowena Bartolome, si Amber Di Guzman, si Manny Di Guzman, at saka si Pinky. Okay, sinadansin ang Nina Riley. Marami po nakikinig dyan sa atin ngayon dito sa San Diego ngayon. Okay, tinatawagan mo pa rin ba sila? Oo, tinatawagan ko ngayon. Teka lang. Sa Viber po yung 927. Teka lang. Tinatawagan po natin yung si... yung susunod na anuhin po natin. Okay, binabati ko rin po si June Samojo. Hello June Samojo, tsaka si Michael Bansales dyan po sa RFA Bicol. Okay. Orsi din pala. Hello Kuya Ed, at tsaka si Ate Carrie. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga gising pa po ba kayo? Okay, tayo dyan. Siyempre, alam ko nakikinig po dyan si Miss Lou Bautista, tsaka si
up, Attorney Bautista. Thank you. You are welcome, sis. Okay, yan si Lotward. Thank you, sista, sa pagbati ko sa kanya. Siyempre naman, alam ko nakikinig ka eh. Alright, salamat din sa sumasuporta ninyo, sa pakikinig nyo, sa mga likes nyo. Diyan po, yan po ang ating pampalakas loob namin or hugot namin para po tayo ay maging inspired pa sa ating ginagawa dito sa ating programa. Para lang po namin mapasaya, mapangiti namin kayo. At alam po namin, natagawa po namin yan sa inyo, napapangiti namin kayo, lalo na pag binapanggit namin o binabati namin ang inyong mga pangalan. Okay po. Salamat din po sa pakikinig ninyo. Nakikinig po kayo sa aming mga interview dito sa mga iba-ibang celebrity. Yan nga po si Heber Bartolome, hindi ko nga po talaga alam, pero nakilala. Pero ngayon, alam ko na kung sino talaga po yung kumanta ng Nena at saka tayo yung mga Pinoy. At least, nagkaroon ako ng knowledge. Knowledge of power, sabi ka nila. So, anong ibig sabihin ho ng mambanyuhay? Pagbabago ng anyo. Oh. Changing, ano oh, yun? Ah, natandaan. Hindi demensya, ha? Wala akong demensya. Oh, ayan, ha? Sinabi mo, wala akong demensya, ha? Baka mamaya ngayon, sabi. Ngayon, kasi huh? Syempre, natandaan ko siya ang gabi. Yeah. Bakit? Ang araw, ang bawat araw, audio nagbabago. Ah, nagbabago-bago. Siyempre, bakit nagbabago? Parang pagbabagong anyo. Bagong, di ba, bagong panahon, di ba? Kahapon, mainit, gayon malamig. Ah, para palang weather-weather ka lang. Weather-weather lang yan, tulad sa'yo, weather-weather lang yan. Mm-mm, ganun pala ang ano niya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi na nasasagot ni Mr. Teka. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nasasagot. Yes, ating mga co-broadcasters na pala. Okay, don't forget po, December 18 ang ating Christmas party dito na po sa Dehas Casino po. Okay. Sa mga hindi po namin na tawagan kanina, kinoconfirm na po natin. Yun po ang changes. It will not be sa Ace Buffet. It changed the location. Dito na po tayo sa Dehas Casino. December 18, Friday, you must be there by 5:30 po. Thank you. At sa papala, kailangan po natin ng Vejas card. Kaya mag-register po tayo doon sa Vejas service para mag-register po tayo doon ng card para maka-avail po tayo ng card natin ng Vejas Casino. Kasi kailangan po natin yun. Okay po. Okay, habang tinatawagan pa rin natin, chinecheck ko naman yung telepono na tinatawagan ko, Mr. Kokoy. Pareho naman ang number, tumatawag. Teka lang po at inaano ko ha. Kokoy, miss a call from you. Tingnan mo nang mabuti. Mm-mm. Okay. Natin. Again, advance happy birthday po kay Ate Ludy Gilkinson. Okay, we'll be there on Sunday. See you then. Okay, Miss Ludy Gilkinson. Happy birthday. Okay, meron pa tayong mga, marami pa rin nag-likes dito, nako dito, nag-likes, yung mga nagla-likes po sa atin dito sa Radyo Filipino America. Sina Ariel Santos, Joy Caetano, Liza Soriano, Pichi Keita, Tavaro Cris, Alcy Lauricio Parturiza, Leo Ledesma, Art Camacho, Mamil Vego Cordova, Charot Maharot, Fans Ong,
Lestatel, Ditas Arambulo Nicolas, Jack Nieva, Josephine McClam, Sharon Tan, Digoy Honey Ortega, Sarah Jane Olidan Magtibay, Macho Torres Ackerman, Catherine Agudera Ledesma, Jemsel Salinas, P.Y. Kaunan, Glenda Garcia, Ev Pilapil, Joseph Montalva, Darlene Ledesma Bautista, Jara Caronan, si Dudes Madirazo, Juvie Dilatori, Dina Kanya Salinas, si Monte Joe Monte Alegre, si Jeff Torre Francia Toralba, si Rally Gio Vargas, si Elsie Lauricio Laranang, Adele Gregory at si Jenny O'Malley. Okay. DJ Merlin, siguro magbasa muna tayo ng ating mga sponsor bago natin tawagan si Gerald Santos, na ang sabi nila medyo mahina daw ang signal sa kanila. Kaya maya-maya lang konti, baka mag-iba o magbago. Nasa Pilipinas ba siya? Oo, nasa Pilipinas. Talagang mahina ang signal, OG. Hindi, kahit si si Heber Bartolome, nasa Pilipinas din, pero nakausap na. Yes, Suset? OG? Yes, Suset. Yes, OG. Yes, nadidinig ka ngayon dito sa Radyo Pilipino America. You're online. You're live. Okay, magandang gabi po. Magandang hapon sa Pilipinas. Magandang gabi, siyempre, dito sa California. Saan panig ba ng California, narinig tayo? O saan? Lahat. Lahat, buong mundo. Buong mundo. At, salamat, OG. Salamat kay Marlinda. Okay. Siyempre, balitang showbiz pa rin, mga kaibigan. Oo. Anong nangyari sa'yo? Anong balitang showbiz? Balitang showbiz, balitang politika, by the way. Balitang politika. Yes, at si Grace po ay pinadi-DNA raw at nag-claim po yung mga taga-Iloilo pa, Guimaras, Iloilo, Longa pa, na di manoy, parang sila raw ang kamag-anak. At kapatid raw nila, yung nanay ni Grace po, kaya yun, pinadi-DNA. Dini-DNA ngayon. Bakit kaya, bakit kaya hindi ipa-DNA si, Sino? Si Grace po, total, bakit kaya total, diba parang, marami ang nagsasabi na siya anak ng dating Pangulong Marcos. So, pwede rin naman pa DNA para mapatunayan na hindi totoo yung balita, di ba? Oo. Anak raw siya ni Pangulong Marcos. Oo, di ba inanin na rin ni yan? Inanin na rin ni po na ipinangginan niya na hindi daw niya talaga tatay si Marcos. Sana nga daw kung talagang totoo, mas okay lang daw, walang problema. Di pa-DNA, di ba, para malaman kung totoo sino talaga. Sino nagpapa-DNA yun? Yung mga kamag-anak niya o siya? May nag-claim kasi na taga-Iloilo, kasi si Grace po raw ay galing sa Iloilo at binigay raw kay Susan Rosas at saka kay Fernando po. Pero naisip na sa akin lang, sa aking kuro-kuro, opinion ko lang, bakit sa Iloilo siya nang galing, binigay pa siya, paano siya nabigay kay, kay Susan Rosas at saka kay Fernando po. At saka yung sinasabi, diba? At saka yung sinasabi pang tiyuhin niya, ata whatever, na itong lalaking to, nagsasabi din doon sa area ng Iloilo, na yun daw ang tatay ni Grace po. Kaya ang gulo nga, kaya ang dapat, speaking of DNA, ipa-DNA si Grace po, ipa-DNA yung sinasabing lalaki, kung talaga nga silang tugma. And then,
na nababalitang anak siya ng dating Presidente Marcos, ipa-DNA din si Bongbong kasi merong doon siya, di ba? Related siya doon talaga. Kasi makikita pa rin doon kung may dugo siyang Marcos. Di ba ganun na lang ang mangyayari? Correct. Dahil hindi naman totoo, kung hindi naman totoo, bakit ba? Yes. Sana noong pa yan, ginawa na nila bago siya tumakbo sa politika. Kasi yan ang kuro-kuro. Dapat ginawa na nila yun para hindi na humaba pa ng humaba. Ngayon na nagkapon, doon sila ng DNA. Ang lalabo nila. Kaya dapat nun, on the beginning pa lang, ginawa na nila yun. Para natapos ang problema. Kaso nga, mismo si Po, sabi niya, hindi nga daw siya naniniwala na hindi daw totoo yun. Na ganun. Sana nga daw, totoo yun. Kaso hindi naman daw talaga. Ngayon, nagpa-DNA. Oo, dahil may nag-aano nga yung ano, meron daw nag-aangin. Natural para malaman din. Yes! Oo. Yan ba yung sinasabi mong metamorphosis? Yes! Anong ibig sabihin nun? Pagbabago. Ano? Opa! Natatandaan! Natatandaan. Metamorphosis. Oo, galing. Walang dementia ngayon si Morley. Medyo maingat. Barbie doll. Ikaw ha? Susketa. Pakinggan mo na ang favorite portion ng mga tao at favorite mo ti Suset. Diyan ka muna at makinig ka at magbabasa na ang ating napakagaling na DJ, ang number one DJ ng Radyo Pilipino America. Hello Martin Gumapilix, I know you love to hear my voice. Yes. Reading all the songs. Yan ang mga favorite ng listeners natin. Thank you pala. Thank you sa mga nakikinig sa akin. Be honest na lang ho, kung naiintindihan nyo o mabilis ako magsalita. Naiintindihan naman nila. Kaya ganun. Okay. Kaya nga number one K. Okay. Radyo Filipino America. Ang ganda talaga, di ba, Suset? Diyan ka lang, Suset, ha? Okay. Pag may iwanan si Radyo Filipino sponsors are, we have American Legal Center at 550 East 80 Street, Suite 11, National City, California, 91950. And their contact number is 619-649-0069. And they can contact Ms. Lou Bautista in the service of immigration, bankruptcy, divorce, and personal injuries to the service of our attorney, Erwin Bautista. Okay? We have easy payment plans, attorney's fees for these services in immigration, bankruptcy, divorce, and personal injuries of American Legal Center, 550 East 80 Street, Suite 11, National City, California, 91950, and the contact number is 619-649-0069, and look for Ms. Lou Bautista, the manager. Okay, please refer us to your family and friends. American Legal Center. Also, we have the General Financial Services to income tax, no out-of-pocket expenses if you qualify to 20% discount, 15% discount. Cheap, quick, accurate. We print your refund checks in our office or visit our website www.bautistalaw.com or uslegal777@gmail.com. We have also electronic filing with preparation open year-round and it's free. Again, General Tax and Financial Services, 550 East 8th Street, Suite 11, National City, California, 91950,
And their contact number is 619-649-0069 in look for Miss Lou Bautista. Oh, excuse me. Okay. Also, we have another sponsor of Marcelina Derma. The skin care, skin deep peel, skin pigmentation treatment. That's Marcelina Derma. If you have a skin problem like facial lines and skin pigmentation, you want those skin problems to go away and improve the breath in your skin, Marcelina Derma by Skin Deep is the solution you have been looking for. Skin Deep Medical Aesthetic Center is located in 4190 Bonita Road, Suite 211, Bonita, California, 91902. Specialized in skincare problem treatment. It uses and sells the Marcelina Derma skincare product line, a highly specialized organic skincare for the treatment of pigmentation due to aging, acne, or sun damage. Marcelina Derma is now available with a low introductory pricing of $199.95 plus California tax, shipping, and handling. To order now with your credit or debit card, please call 619-472-1914. And you will get a kit of 5 products you can immediately use to diminish your facial skin problem, like those aging lines, age spots, and skin discolorations. This treatment will also exfoliate dead cells, improve epidermal regeneration, brighten the skin, prevent early appearance of wrinkles, firm the skin, tighten the pores, and help diminish superficial sun damage. That's Marcelina Derma. Is all organic and manufactured here in the United States. Cancer survivor with skin problem who also use Marcelina Derma are very satisfied with this product and have provided their testimonials. So, buy your Marcelina Derma kit now and you can start regaining your youthful skin tone and textures. If you have problem with your skin color, textures, and appearance, it is not too late. You start using Marcelina Derma skincare line now and you will be amazed with the result. Call Skin Deep at 619-472-1914. Now to order your kit. For other services, you can also visit our website www.marcelinaderma.com. Remember, Marcelina Derma for your skin care at 619-472-1914. Do your skin a favor. You deserve to be looking younger again. Call now, 619-472-1914. Okay, we have other sponsors here. The World Financial Group by Ramon Vidineros and Maria Vidineros at 659 Morad Street, Oceanside, California, 92067. Again, World Financial Group by Ramon Vidineros and Maria Vidineros of 659 Morad Street, Oceanside, California. Alright, another one that we have here is the Music Learning Center. Music Learning Center, located in National City, the best learning studio in San Diego, offering voice lesson, piano lesson, guitar lessons, many other lessons of other instruments also available. Zumba,
hip-hop, belly dancing. Please call Rowan Messina at 619-549-2045. Again, Music Learning Center. Please call Rowan Messina at 619-549-2045. All right, Kanchen Water. Change your water and it changes your life. Our body is 70%, so we need to have the best water in our body to be healthy. No other water possesses these qualities. Three properties of Kanchen water are antioxidant, microcluster, and alkalinity. These are the properties needed to work on our body. Kanchen water. Change your water, change your life. Kanchen water, the healthiest water for you and your family. Now you can have it in your own home. Kanchen water, it helps diet, weight loss, exercise, high blood pressure, high cholesterol, diabetes, gout, arthritis, fibromyalgia, acid reflux. We need to drink Kanchen water to change our life. Kanchen water also creates beauty water, makes your skin look younger, tight and toned, naturally without chemicals. Kanchen water, only one that is made in Japan, and call Looming Australia at 619-518-8655. Okay, Miss Merlin, nandito na yung kausap natin na susunod natin. Ano muna natin? Habang maganda yung signal. Okay. Okay, nandito na po si Mr. Gerald Santos. Hello, Gerald. Hello po. Yes. Hello po sa inyo dyan. Yan, si Gerald po to. Oo. Good afternoon dyan sa Pilipinas. Si Gerald Santos, ang Aliw Award. Good afternoon. Oo. Opo, opo. Ano ba yung natanggap mong award sa Aliw Award noong nakaraan? Gerald? Ayan po, best major concert po sa male category. Para po dun sa concert ko nung last June po sa PICC Plenary Hall. And then? I remember po, nung huling interview niyo po ata sa akin, pinapromote ko pa lang po yung concert eh. So, yes, ayun po, nag-pay off naman po yung mga efforts, yung mga sacrifices po dun sa concert. Ayan po. Yes, oo. At anong pangamagat ng concert mo, Gerald? Metamorphosis po. Metamorphosis. Metamorphosis. Oo, Gerald, ano bang ibig sabihin ng metamorphosis? Ayun po, kasi yung konsepto po talaga namin din yung ano ko po, yung transformation ko po. Oh, diba? Tama! Ayun. Okay, so, yung pinakita po namin din yung pag-metamorphose ko. Oh, yun, alam mo. Nung nagsimula ako hanggang... What a world, ano? Gerald, alam ko yung ibig sabihin ng malalim na Tagalog. Alam mo ba ang malalim na Tagalog ng metamorphosis? Magpabagong anyo. Ano pang salita? Isang word lang. Anong other word ng metamorphosis sa Tagalog? Kanina sinabi. Magbabagong... Hindi, meron pa yung isa. Tagalog, isang word lang. Di ko na kanina. Banyuhay. Banyuhay. Ay, oo. Oo, yun ang sabi niya. Banyuhay. Oo. Banyuhay. Oo, teka lang ha. Teka lang. Gerald, nandiyan ka pa rin ba, Gerald? Gerald? Aha. Nawala si Gerald, tumawag si Hello, Gerald? Nawala si Gerald, nawala. Ayun, ayun. Errol, hello? Hello po nga, hello po. Oo, ayan. Okay, yes. Oo, okay. May mga tumutunog lang dito, may tumawag kasi rito. Alam mo naman, computerized na ngayon lahat, kaya ganoon. Ah, okay po, nag-frequency. Oo, kasi kanina, kausap namin si Herbert Bartolome, ang Banyuhay. Ah, okay po. Oo, kaya tinanong niya kung anong... tinanong namin sa kanya kung anong ibig sabihin ng Banyuhay. Ang ibig pala niya sabihin ng
'yung nga metamorphosis ang ibig sabihin. Pagbabagong anyo. Pagbabagong anyo. Tama-tama po, ang galing nyo. Oo. Yan nga, kaya pinasok namin kagad 'yung alam ko. Pero ine-expect mo ba na ikaw ang mananalo? Dun sa akin na yun? Actually, ano po eh, nakakabulat po talaga. Hindi, we're expecting na manominate man lang, pero hindi po kami nag-expect na mananalo po. Kumbaga, grabe po yung mga kalaban ko po eh. Kumbaga, ang lalaki na pong pangalan sa industriya. Si Vice Tepta, sila Daniel Padilla, Bamboo, Mark Bautista. Yan po yung mga kalaban ko. So, parang ako, manominate lang po ako, sapat na po sa akin eh, pero nanalo po. So, very thankful po ako sa kay God, of course, and sa Aliw Awards for recognizing po yung ano po, yung efforts po namin for that concert. Mm-mm. Pero balita ko eh, binati kaya yata ni Nora Honora tungkol sa pagkapanalo mo. Opo, opo. Actually, yes. Binati po ako. And nandun po siya nung gabi yun, actually. Ah, nandun nanood siya. Nanood po siya nung gabi yun. Ah, nanood. Yes po, nanood po ang ating nag-iisang superstar doon. Mm-hmm. Ako. So, ano yun? Kasama mo ba siyang nanood doon? Or talagang pumunta siya roon at meron din siyang tatanggaping award? Ganun ba yun? Sa Aliw Awards po, actually, wala po siya doon. Wala po siya. Oo. Saan? Bale, bumati lang po siya through sa isang president po ng isang fans club niya na pinararating po sa amin yung pagbati niya. Ah, ganun. Oo. Yeah. Bakit masyado kang close kay Nora Honor, Gerald Anderson? Gerald Santos. Sorry. Kasi po, hindi na po itatanong, isa rin po ako sa mga Noranians. At talagang lagi ko pong pinapakita yung pag-support ako kay Ate Guy sa bawat proyekto niya, sa ginagawa niya po. Yung kapag may films din siya, pinapanood, hindi ko po pinapalampas. So, nakita at naramdaman niya naman po yung sincerity namin, yung sincerity ko po. Kaya, kumbaga, binibigay niya lang din po, binibigback niya lang din po yung support at pagmamahal pong binibigay natin sa kanya. Ganun po ka, ano po, ganun po ka bait at ka humble si Ate Guy. Si Ate Guy, oo. Pero kailan mo ba siya huling nakausap ng in person, Gerald? Nung birthday niya po. Anong birthday niya? Na nakausap ko siya, yes, po, nung May 10. May 10? May 21. Ah, May 21. Oo, oh, May 21 nga. Ito, ito. Ang tagal na rin pala, no? Oo. Oh. Oo, medyo matagal na. Oh. Nakakanta na ba si Ate Guy o hanggang ngayon hindi pa rin nakakanta si Ate Guy? Unfortunately, hindi pa rin po siya nakakanta eh. Kasi hindi pa rin po na-operahan yung salamunan niya. Oo. Oh. Ah, hanggang ngayon hindi pa rin. Opo. Pero, Gerald, ano ba yung mga susunod mong gigs? Ayun po, actually, ngayon po, I'm into theater and sa movies. Ngayon, nag-movie na rin po ako. Wow! Actually, may dalawa na po akong movies na na-shoot. Tapos lang. Yung una ko pong sinuot ay from an independent na mga students po from Makua University. Entitled Memory Channel. Ang kasama ko po dyan ay sina Epi Kizon, Michelle Vito, and Bozzi Pasqua. Mm. Ayun po, it's an indie film. And yung pangalawa ko pong ginawa ay historical na naman po. Docu-film, Emilio Jacinto, Utak ng Katipunan. Ayun po, isang docu-film. Mm-hmm. Oo. Para, it's intended po for the students, produced by National Historical Commission. Para may pakilala pa po ng mabuti yung mga bayani natin ayan, sa mga kabataan. How about yung santong ginangpanan mo? Meron bang mga susunod na ganong klase ulit? Ayun po, actually, ongoing pa rin po yung San Pedro Colomso the Musical. Still ongoing. Actually, kagagaling lang po namin sa Cebu last November 26.
Mag-continue po kami sa January kasi ngayon, ano na po eh, holiday season na po. So, January na po ulit kami mag-continue. May mga shows po kami nakaschedule dito sa Metro Manila and then sa Bicol, sa Albay. Wow. Tapos babalik po kami na Cebu and Davao. Ayan. Oo. Pero wala bang pagkakataon na pwedeng mapanood dyan dito sa Amerika? May pagkakataon po kung may mag-invite po sa amin dyan. Actually, pangarap po namin yan eh. Kasi dapat mapanood talaga ito ng mga kababayan natin dyan. And good thing po, actually, itong musical play namin ay English play po. So, English play, wow. So, tama-tama, kahit mga foreigners dyan, pwede nilang mapanood at maiintindihan nila. Kasi talagang intended po ito, ano po eh, sa buong Pilipinas. International release. Especially sa Mindanao and Visayas kasi mas prepare po nila din yung English eh. Ah, kaysa sa Tagalog. Mm-mm. Yes po. At least parang paghahanda na yan kung pupunta kayo ng Amerika, di ba? Opo. Yes. Ah, about naman ng mga, ano mo, mga records o mga CDs mo, do you have any new CDs? Gerald? Right now po yun, nilabas na po namin online yung aking po latest album, Gerald Santos, kahit anong mangyari. Pwede na po nilang i-avail sa lahat ng online music stores like Spotify, iTunes, Amazon MP3, Google Play. Basta sa lahat po ng online music stores, available na po yung album ko. Just type Gerald Santos kahit anong mangyari. Yung pwede po nilang pakinggan din yan and i-avail, i-download po nila. Ah, ganun. Gerald, ano bang mas mahirap? Ang umarte o kumanta? Mas mahirap po umarte. Mas mahirap umarte. Kasi po, ano eh, pero very fulfilling po ang pag-arte. And good thing ay, kumbaga, isa rin siya sa mga passions ko. Kumbaga, kasi nung bata pa lang ako, parang maarte na po ako eh. Ah, maarte ka na talaga. Maarte na sa salamin. kaya kumbaga, hindi naman po nahihirapang umarte. Ayan po. Okay, Gerald, ilang taon ka na mag-start ka dito sa pagkakanta mo, singing mo? Nag-start po ako kumanta nung 7 years old pa lang po ako. Okay, ikaw ba talaga si Gerald Padua Santos? Ganon? Ako po yan. Paano na naanuhan ka ng The Prince of Ballad? Yes po, kasi po nakilala po talaga ako sa pagkanta ng mga ballad po. Okay, kasi kaya nandito ako ngayon sa ano mo yung about mo eh. Kasi hindi, okay. So far, hindi ka pa masyadong well known sa akin. So tinignan ko nga, so ito nga, isa ka sa mga Prince Ballad, Ballad, yes. And, so, Ano yung pinasikat ng mga kanta para maano ko? Yung isa po sa mga hit songs ko po, yung naging theme song po before sa GMA 7, yung sa Marimar. Yung Marimar na version po ni Marian Rivera, yung Mahal Kita. Ayun po, yan. Isa po yung sa mga hits ko. And then yung revival ko po ng awitin ni Mr. Wency Cornejo na Hanggang. Wow! Tapos may version din po ako ng awitin ni Martin Rivera kahit sang sabihan. Yun po yung mga hit songs ko po. Wow, yung mga paborito po pa. Okay, sige, mag-iisip pa ako, back to OG. Okay, pero Gerald, being a Noranian, hindi ka ba natatakot na natatrademark kang Noranian, eh may magagalit sa'yo ang mga Bilmanians naman? Actually, marami na rin po. Hindi ka ba't iniintriga ng mga Bilmanians? Hindi ka ba iniintriga ng mga Bilmanians? But of course, fan din po ako ni Ate B. Oo. Mahal ko rin po si Ate B, fan na rin po ako. Kaso nga lang, ano po, taon po talaga, kumbaga, number one, okay. Pero, medyo nawawala na si Gerald. Ano ba nangyari? Mukhang totally na nawala. Ang mga Bilmanians talaga, sinira yung signal ni
humina. Na tinanong ko about Bill Mannions, eh... Ang Bill Mannions, kaya yan tuloy. Pero medyo tumahimik na rin ang mga Nolanians sa Bill Mannions sa Pinag-Entertainment. Ayan, didinig na natin. Oo. Baka may mga Bill Mannions dyan, kaya... Ay, lako. Biglang naputol. Ano kaya ang nangyari? Mga Bill Mannions. Nagsisisi mo yung mga magalit sila sa'yo. Gusto kong malaman kung ano yung mga intriga na binabato sa kanya ng mga Bill Mannions naman. Alam mo, hindi mo rin masisisi yan eh, di ba? Totoo yan. Kasi kapag ang isang artista ay mahanga sa ganun, eh ang mangyayari, magsaselos yung mga ibang... Pero ano naman siya, neutral siya. Mahanga pa rin siya kay, ano, kay Ate V. The only thing that is, kay Ate V siguro yung pag-arte. Yung kay kay Nora naman is yung pagkanta. Okay, bumalik na tayo kay ulit Gerald. Oo, mukhang hindi kaya meron ka na bang na experience na nagalit sa iyo mga Bill Mannions? Opo eh. Pero po kung sulit may mga na-experience pa nga po ako, fan ko, tapos malaman niyang Noranian ako, hindi, ayaw niya na raw sa akin. So, ganun kasi hindi po talaga maiiwasan, Oo, hindi pero, talaga maiiwasan talaga. I can't do anything about it, kung yun po talaga yung ano nila eh. Yun po talaga yung nararamdaman nila. Hindi ko naman po sila... mapapwersa ang hindi ko magtampo or umalis sa akin. Pero yun nga po, wala naman pong personal na... Hindi, sabihin mo na lang sa kanila, Gerald, hinahangaan ko pa rin yung dalawa, yung isa sa pagkanta, yung isa naman sa pag-arte. Kaya, ganun lang. Yes. At saka hindi tayo may iwasan niya. Una-una, mas binibigyan siya ng importansya ni Nora Honor, di ba? Yes. Binabati siya ni Nora Honor. Siyempre naman, kung sino yung nagbibigay ng importansya sa'yo, yung binibigyan mo ng importansya, di ba? Ganun lang naman. Rin, pero siyempre, parang hindi ganun, ka kasi parin. Ganun na yun, di ba? Talagang appreciated kasi most likely siguro kasi nasa music industry siya. Most likely na pagkanta, hindi pag-arte. Ay, hindi, si Nora, hindi na kumakanta ngayon. Ilang taon na hindi kumakanta. Wala na rin siya sa music. Kabagay, ganun talaga, Gerard. More on acting si Nora Honor ngayon. Pareho ko lang sila ni Vilma. Samantalang si Vilma's more in, ano siya, sa politika. Smile ka na lang sa mga fans na gano'n. Pero, Gerald? Pero, I'm also a fan of Ate B. Ni Ate B. Okay. Pero, nakausap mo na ba na in person si Ate B o si Governor B? Hello, Gerald? Lakas ng hangin. May bagyo ba ngayon dyan, Gerald? Hindi pa po eh, actually. Wala po, very unfortunate lang dahil nung dumating ako sa show, hello? Yes, naririnig ka namin, Gerald. Medyo magulo nga po signal. Pero hindi naman po umuulan dito. Sa ngayon. Oo. Pero, unfortunately, si Ate V po, nung pumasok po kasi ako ng showbiz, nasa politics. Talagang ano, pagtungkol kay Vilma Santos talaga. Malakas ang hangin, parang naririnig ko yung... Mumihina daw ang signal. Kaya hindi ko na po siya nakamanghad, kumbaga hindi ko na po siya nakatrabaho. Pero, sobrang fan din po ako ni Ate V. Pareho. Isang star for all season at saka isang superstar, di ba? Oo. Kamusta naman ang metamorphosis mo sa iyong katawan, Gerald? Bravo. Gerald, kamusta ang pagbabagong anyo mo? Tuloy-tuloy na ba? Ayun, for that concert, talagang pinagandaan po natin yun. Nag-deep up po tayo din sa concert na yun para
makita physically and hindi lang po physically actually. Hindi musically, pati yung sa performer ko, pagiging singer ko, yung sa music ko. Talagang pinakita po namin yung transformation ko all over. Yun. Pero sa concert na yon na halos lahat po ginawa ko ata eh. Sumayaw po ako, ako kumakanta, nag-rap po ako. Lahat halos ng genres, kinanta ko po. Nagpakita rin po kami din ng excerpt ng San Pedro Calungsod the musical, so nakita rin po nila din yung acting skills ko. Kumbaga, nakita po nila yung pagka-multifaceted. Dumating din yata si Nora Honor doon, nanood din yata, di ba? Opo, nanood po siya, doon. Talagang grateful po ako sa Brad dahil sa busy niya. Actually, may schedule po siya nung araw na yun, pero sinadya niya pa po talaga. Talagang nanood po siya. Although hindi niya tinapos, pero nakarating po siya hanggang gitna ng program. Nakapanood po siya hanggang gitna ng program. Mm-hmm. Talagang pinakita niya lang po yung suporta niya. Oo, at least dumating siya. Pero meron bang part 2 ang Metamorphosis na concert? Right now, wala pa po siya sa plano. Pero parang may plano pong i-provincial tour siya. Provincial tour. I-provincial tour na lang po yung Metamorphosis. Mm-hmm. Okay, nabanggit mo kanina, Gerald, na you're going to have a concert sa parteng provincial, like sa Albay? Yung ano po yan, yung musical play po namin. San Pedro Calungsod the musical. Okay, saan? Sa Albay? Opo. Ano pa? Actually, hindi ko pa po alam ngayon yung particular na place ko eh. Kasi taga ron ako. Opo. Taga doon po kayo, sa okay, Albay. Kaya gusto kong malaman, halimbawa matapos yung play mo doon, gusto kong malaman kung how they welcome you. Kung paano kanila winelcome doon. Pagkatapos noon, gusto kong malaman. Kaya, i-message kita doon sa, ano mo dito sa FB ng musician, para magkausap tayo din. Papa. Okay. Mm-hmm. Yeah. Papa, sige po. Okay. Yung actually, yung pagsosowan po namin doon, isang malaking dingding, yung po doon, tapos lahat, buong Albay po eh. Grabe po, per, makaabuti po ata kami doon ng mga 10 shows na 5,000 audience per show. Wow! So, ang dami pala noon! Ano po, buong Albay po manonood sa amin. Mga kailan yan? May matatanong po kayo doon for sure. Okay. Kung ano po ang feedback po sa amin doon. Okay, yeah. Gerald, kailan yan mangyayari? Sa February po. February. Next year. Good. Kasi nga, di ba, alam mo, February next year po. Okay, kasi nga, di ba, binagyo sa Albay na yon sa Legazpi. Talagang grabe ang nangyari doon. So, by that time, din, talagang ayos na lahat by February. Okay, good luck yes, dahil. Yes po, prayers po for ano po, Bicol po. Okay. Sa Bicol, okay. Oo. Pero Gerald, meron ka bang mga shows o mga TV show o teleserye na lalabasan sa mga susunod na araw? May mga ganun bang plano? Right now po, wala pa po sa ngayon. Pero next year po, abangan po nila. Baka makapasok na po tayo sa isang TV network, magkaroon ng TV show. Wow! So right now, I'm enjoying both worlds po. Nakakapag-movie ako, nakakapag-theater ako, tapos nakakapag-album ako independently. So, I'm enjoying po muna yung pagiging freelancer. Freelancer. That's good. Iyan ang maganda. At least eh, hindi ka hawak muna. Hindi ka hawak ng kahit na anong network for the meantime. Pero, mas okay ba sa'yo na maging, let's say, isa kang kapuso o isang kapamilya o isang kapatid? Okay ka lang ba makontrata ng ganon? Okay lang po. Okay lang naman po sa akin. Basta, kumbaga, makakita naman po namin yung kumbaga may vision po sa career ko. Okay. Yung may path silang gustong kapuntahan ko. Yes. May plano po talaga. Why not, di po ba? Oo. Tsaka, kasi iba po yung nakikita ka rin sa TV po, eh, diba? Pero, yun po, depende po sa
kung talagang maganda po yung plano ay conviction. Gerald, may text dito, tinatanong, kamusta daw ang love life mo? Love life, sa ngayon, sa sobrang busy, dating-dating lang po muna. Wala pa, walang girlfriend. Wala po, opo. Pero getting to know each other stage po muna lang. Getting to know each other pa rin hanggang until now. Oo. Dahil ang priority mo pa rin yung career mo, kailangan talaga marami ka pang gustong gawin sa iyong career. Kaya gusto mag-concentrate. Yes. Okay. Anong pagbabago ngayon ang nangyayari sa iyo, Gerald, na marami kang pelikula, marami kang may concert ka, nanalo ka pa ng award? Oo. Anong pagbabago nangyari sa buhay mo? Marami na rin po kasi ngayon po, actually nakakagulat po kahit po wala ako sa TV, marami pa rin po nakakilala sa akin, kumbaga, Yes, nakikinig kami, Gerald. Ayun, yun nga po, marami pa rin po nakakilala, and then, at saka ang dami nagla-like sa picture mo rito sa Radyo Pilipino Amerika sa Facebook, nakikita, nakikilala ka ng mga taga Amerika rito. Medyo nawala ulit si si Gerald Santos. Medyo humina na naman ang kanyang internet. Alam niyo naman, ang internet sa Pilipinas sometimes pabago-bago, unstable, ibig sabihin niyan. Mukhang, naputol na siya ng tuluyan. Oo. Okay. Siguro, ang pakaya nangyari. Naputol pa rin si Gerald Santos. Yan talaga. Ikaw ba, kilala mo bang mukha ni Gerald? Nakita mo ba dyan? Oo. Okay. Hindi ko nga siya masyado, sabi ko nga sa iyo, hindi ko siya masyadong... Oo. Naintindihan kita, Merlin. Dalawa nga na in-interview natin ngayon na hindi mo masyadong kilala. Yeah. Maghahanap tayo siguro rito ng isang kanta ni Gerald Anderson. Ni Anderson na naman. Ni Gerald Santos. Oo. Ikaw nga, nagkakamali. Hindi, nagkakamali lang. Kaya lang, alam nyo naman, may mga Gerald kasi. Pag sinabing Gerald, may Anderson kagad ang tunog. Ganun kagad. Gerald Santos. Oo. Ano pa siya ni Ate B? Pareho silang at Santos. At saka yun naman, freelancer siya. So... hindi talaga, yun na, sinasabi siya na hindi masyadong nakikita on TV. Pero lumabas na siya before sa Channel 5, kasama si Nora Honor. Mm-hmm. Dun sa teleserye ni Nora Honor. Pero ito, dito, sabi niya, okay. Padua Santos. Mm-hmm. Is a singer, actor. Sabi, yes, okay. Ang oras po natin is 12 a.m. Palagay ko, it's high time para tawagan na natin si Chika Rica. Nandiyan ba si Chika Rica? Well, alam ko nandito siya. Mm-mm. Palagay ko, tawagan na natin. Mukhang hindi na yata si Gerald. Mukhang unstable ang internet sa Pilipinas. Pwede yung kanina yung kay Heber Bartolome. Okay. Mm-mm. Alam mo naman, merong maganda, merong hindi. Pero yeah, yung mga locations... OJ, yung sana ng signals. O kaya minsan yung network, yes, hindi maganda, di ba? Pero karamihan naman ng mga artista o singer na nakakausap natin sa Pilipinas is internet naman. Nakakausap naman natin yung iba. Kaya lang yung iba, pumapangit ang signal. So, kinokontak ko na si Boy, Prince Cubar. So, nakikinig ka. Oo. Naka-online ba siya? Oo. Okay, siguro Chika Rica, pwedeng tumawag ka sa amin habang babasahin naman ni Miss Merlin yung hindi niya nabasa. I'm here ka dyan. I'm here? Oo, I'm here. Ganun? Bakit ka sumasagot? I'm here ka dyan. Wala pa rin ba siya?
Ito, kinokontak ko na. Contacting. Hello, hello. Oh, I'm here. Aba, Inglesero. I'm here ka dyan. Inglesero na si ha? Ano, si Boy. So, super dami na niyang mga event at sa mga celebrities na nakikilala. Siyempre, mga iba dyan pa, mga Inglesero, Inglesera, kaya yan na. Bukas na kasi yata yung 18 sa kanila. Bukas na yung concert dun sa yes, sinasabi niya 18. Oo, baka, ayun. Hindi pa rin siya nakasagot. Then you said, I'm here, you're not there. I'm here, mabao. Bakit ayaw? Bakit ayaw ang alin? Oh, ikaw na tumawag. I'm here, you're not there. Sabi niya, bakit ayaw? Bakit ayaw ang alin? Ako tumatawag sa'yo. Sino nagsasabi ng totoo na sino ayaw? Sino nagsasabi ng totoo? Ikaw ba? O yung internet? I'm here, but you are not there. Tapos tatanungin mo po, bakit ayaw? Ikaw ang... I'm here, but you're not there. I know. Bakit ayaw? Tawagan kita ulit, ha? Palagay ko si Chika Rica dapat ang tumawag sa'yo para... Ano lang tumawag sa akin? Oo, para at least ma-sure nga na makuha natin siya. Chika para Boy, sa... correspondent of UAA. Kaya na lang po tumawag sa akin. Para sa Batian on Air sa Saudi Arabia. Sabi ko na, makinig ka, Mami. Kay Mami Chek niya. Tapos, because I'm here. You're here, but not there. I'm here, but you're not there. Hey, Boy, bakit ako? Ewan ko, nakakaloka kayo. Nako, nakakaloka kayo. Ano na ba nangyari? Oo. Tatawag niya lang siguro si Chika Rica. Palagay ko, meron ka pang hindi nabasa sa mga sponsor mo, di ba? Oo, updating ko from the beginning. Na naman? Hindi, yung ano lang yung hindi nabasa mo. Okay. Oo. Yes, wala pa rin ba si Chika Rica? Ang oras po natin dito sa San Diego, California is 12:16 a.m. Wala pa. Okay, Chika Rica, pagbabasa muna ako ng isa pang sponsor natin na hindi ko na ituloy. Oo, yan ang pinaka-favorite ni Tita Ludy at ni Suzette Ledesma. Ay, dalawa pa pala, hindi ko nabasa. Oo. Okay. Ito na tayo. One of the major sponsors is the MVT by Dr. Tess. Dr. Tess is the inventor of the time machine procedure and pioneer of Tycho lipo and regenerative stem cell therapy. She is also creator of the Timeless MD by Dr. Tess skincare line. Dr. Tess Mauricio is U.S. Board Certified Dermatologist, MD, Stanford University, summa cum laude, University of California, San Diego. 2013 Bayanihan Spirit Awardee for Distinguished Positions. Also renowned speaker, TV personality, and expert. You've seen her on the Dr. O's shown the racial race show, Two Doctors, The Talk of CBS, and other local channels in San Diego. Watch Dr. Tess show on GMA7, Pinoy MTV, Pinoy TV, and Beauty Clinic by Dr. Tess. Dr. Tess Mauricio is MD, FAAD, is board-certified dermatologist from Stanford University Medical School, also was known as president of the San Diego Society of Dermatological Surgery. She also known as a worldwide America's favorite dermatologist. For more info on Dr. Tess, please visit website www.drtessmd.com. Alright, Dr. Tess has few branches, through few branches, the In Beauty by Dr. Tess at North
San Diego, 9888 Carroll Center Road, Suite 101, San Diego, California, 92126. And Beauty by Dr. Tess at South San Diego, 2720 East Plaza Boulevard, Suite S, National City, California, 91950. And Beauty by Dr. Tess at Los Angeles County, 1160 North Central Avenue, Suite 201, Glendale, California, 91202. And for more info, and number to call is 866-717-9844. That's the In Beauty by Dr. Tess, one of our major sponsor of Radio Filipino America, especially the Showbiz Watcher Show. Alright, OG. Okay, aha. Meron akong babasahin dito medyo bago tayo magpaalam. Ewan ko lang kung ano ang magiging dating sa iba. Yung mga kandidato natin for president, dapat daw si Mari Rojas is for economics or finance secretary kung sakaling matalo. Si ano naman, si Bongbong Marcos sa ombudsman. Oo. Diba, hinahabol ng kayamanan nila ang ombudsman. Kaya daw, magandang maging ano, maging isa sa mga ombudsman si Bongbong Marcos. Si Grace po naman daw eh para sa Philippine Immigration. Doon dapat ilagay si Grace po. Si Duterte naman daw sa Bureau of Correctional of Justice, yung mga kriminal. Pagsusuntokin niyo lang tama ano, 'di ba? Oo, doon daw dapat ilagay. Si Binay naman para sa mga DSWD, para sa mga mahirap, yun naman ang trip niya kasama si Era sa SBC. Doon naman daw. Si Defensor naman ang sabi sa health of education, focusing on mental health and English as a second language. Oo, di ba? Tumahimik ka. Okay? Yan ang mga ano, yan ang mga gusto niyang mangyari kung sakaling matalo sa pagka-presidente ang mga nasabing personalidad. Hindi, alam mo naman dito, katatawanan yun eh, di ba? Awang ko sa kanila. Kaya katatawanan yun. Puro na lang sila, ginaganon-ganon na lang nila mga nangyayari sa politika. Kaya yan, wala nang katinuan ng Pilipinas. Oo. Kasi pati taong bayan, wala na rin ang laman ng utak, kundi puro ganun. Kaya, ayan. Kaya, nagiging katatawanan ang mga nangyayari. Biro mo naman si Madam Defensor sa Mental Health Department. Oo, inalagay. Dahil, na ano niya, mental health, dahil iniisip nila na ganun, dahil sa matalino siya and everything, at least siya may talino. Kayong gumagawa na mga ganyan, kayo ang dapat mapunta sa mental health. Oo. Dahil hindi healthy yung mga utak niyo. Tingnan natin. Hello? Ayan. Tumawag din. Nakakilong messenger to. Ayan, okay. Nag-update. Kaya ayun, inantay pa natin ng very-very na. Oo, balak lang nga namin magpaalam eh. Yun nga eh, sabi ko, naku, Diyos ko pa rin ang dasal ko, kayo OG. Sabi ko, bilisan mo. Alam mo ba, ang oras na rito is 12:23 a.m. Oh. Kaya, oo. Oh, oh. Okay, simulan na natin. Simulan mo na kung ano yan. Oo. Oh, oh. Teka. Oo. Oh, habang naghahanap siya na kanyang music, magpatugtog okay naman, na. Magpatugtog naman tayo ng music dito. Okay na daw, sige na. Hindi akong kinakausap niya. Hindi ba? Sino kausap mo dyan? May kausap okay, ka na rin. Okay. Ayan, at syempre guys, isang magandang araw lang po sa inyo lahat. Kaya syempre nagbabalik po ang YouTube post, check na rin ka para sa ating pati account sa Facebook. Ayan, at syempre guys, bukas na po ang
ang December 18 dyan sa Cobra Amusement Park, First Filipino Exhibit. Ayun guys, magkita-kita po tayo dyan. At syempre, kamusta po lahat ng nakikinig ng Radio Filipino America, kuyo Odi at Marie. Kamusta naman po dyan sa ating mga guest na walang iba kundi si, ano, si... Gerald Santos. Kilala mo ba yun? Yes, Kuya Oji, bata pa yan siya eh. Siguro nabutan ko siya sa parang sa sinipoto siya. Kilala niya. GMA 7 siya. Sumali sa isang sinipoto sa Pinoy Popstar ba yun? Eh si Ate Marley mo kasi hindi niya kilala si Gerald Santos. Heber Bartolome, kilala mo ba yon? Alam ko lang ang kanta niya, yung ano, ang pagkinagpa niya, yung kayo, yung mga pinuno, narinig ko lang kasi kanina ang kabo ng interview kay Oji. Ngayon mo na nadinig yun? Oo, siya pala yung original version yun, ano, parang ni-revive na lang ng mga singer na mga local din. I see, siya nga ang original singer. Yes, ayan. Sino yung magaganap? Sino yung artistang darating dyan? Ayan, darating si Mikael Daes o Betong Sumaya. Ayan sa ating Cobra Amusement Park. Bukas na at mamayang gabi pala. Nandun ako kayo okay para imit namin yung person sila. Ayan, nakikita ko na siya ng person na Beto. Ito si Beto parang namit na yung report niya sa America. Oo, oh, namit na namin niya si Beto. Yung sa, ano ba yun? Yung KII de las Alas. Kaya kasi parang ano yun, parang ganito din yung ginawa dyan, yung parang sa GMA Kapuso Pinoy TV, kasi sa pag-celebrate dyan, dito rin parang ganito yung pag-celebrate ng GMA Pinoy TV. So, interviewin mo ba siya? Ako sana kayo ako dyan, mabigyan tayo ng time, pero ang binigay sa akin ng organizer, ako yung mga kawan ko nun yung looking kay Daes. Gusto, medyo siya sa kinakabahan, first time. Wow! So i-record mo na lang, gano'n na lang siguro, i-record mo, and then ano na lang natin dito, i-play na lang natin dito. Yeah, sa Radyo Tito. Yun na lang ang gagawin natin. Siguro, kahit ilagay mo sa Facebook para at least ma-play natin dito sa sa Radyo Filipino America. Kasi Friday, wala kaming broadcast on Friday dahil magkakaroon kami ng Christmas party sa Viejas Casino. Yes, at saka hingyan mo siya ng station ID. Alam mo ba yung station ID natin? Yes! Okay. Ako po si Mikael Daes at kayong nakikinig sa Radyo Filipino America. Promise ha? Yes! Talaga naman! Sa ulo! Yan, aminin mo yan para meron kang trademark. Okay. Sige na, sisahin mo na at gusto ko nang matulog. Ayan ang siyempre guys, nagbabay ko lang po ako muli ang inimigot si Karika para sa ating babi at hotel. Ito lang mo yung siyempre sa Facebook. Ayan, siyempre maraming salamat muna sa ating napagandang sponsor at Mary Kooji. Ang walang iba kundi ang Zara. Ayan, nakaka-sponsor sa picture. Ayan, at siyempre pinabasa mo natin ang Happy Monthsary si Fitz Monte at si Eric E. Bas Baby. Happy Monthsary po sa inyo at kay Glenn Solero Perez Jr. At kay Baby Ray Mark, Happy Fitz Monthsary. Ayan, at siyempre Happy Birthday kay Quincy Bullet Roga, Robo. Ayan, at siyempre guys, maraming salamat din po. Especially thank you so much kay Ma'am Esperanza Tecna Cornejo Kumboy. Kay Ma'am Nita Javier Tecera, Richard Gilson. At siyempre kay Ma'am Ruby, siyempre kay Atty. Edwin Bautista, kay Ma'am Lou Bautista. Maraming salamat po. At siyempre kay Aymar May, kay Mary Joy Sanchez, kay Roylyn Ongalio, kay Beth Greg Siakban, si Rafi Janaya, si Pilia Gracia, at Jose Jimmy Susano Isano Santiago, si Rita Suerte Lumawas, Jenny, Felicia Ocampo, Patios, Reynaldo Cruz, si Rafael Policarpo, de la Cruz, si Brian Bersana, si Panga Darling Gassel, sa Kumay, si Princess, Jem Martins, si Zaina Fashionista Online, si Cruz Cordera, Petro, si Jonathan Amos, Lazar Petri, si Aranica, si Paul Sears, Rex Salio Luciana, si Joan Galapuntante,
si John Delgado Santos, Robert Estanio, Pati Trudel Martes, si Paul Ana Jane Monayes, si Jack Garcia, si Paul Suarte, si Vicky Suarte, si Tim Suarte, si Nanay Patin. Siyempre maraming salamat kay Nanay Sinitaya, kay Cleo Sobero, Pere, Tayana, siyempre. Maraming salamat po sa inyo lahat. Back to you pala o di ako ngayon ng Radyo Pilipino, Amerika. Okay, maraming salamat ang Chika Rica. Abangan lang namin bukas yung pag-record nyo sa mga artista ng Kabungso Network dyan sa Saudi Arabia. Maraming salamat po muli sa inyo lahat at po ninyo po Chika Rica para sa ating bagayang on air. Programa nyo siyempre sa Facebook. And good night San Diego, good night Radyo Pilipino, Amerika. God bless you and thank you so much. Bye-bye Chika Rica. Enjoy for tomorrow's event. Basta interview mo na lang sila ng mayos and then yung station ID natin para ma-pay natin. Okay, it's high time for us to say goodbye na. Alright, dito po si DJ Marlene nagsasabi, paalam na po sa inyo, sa ating mga tagapakinig po dyan sa Pilipinas. Salamat, maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta po sa amin. Dito rin po sa San Diego, good morning po and thank you for listening po sa aming programa dito sa Showbiz Watcher Radio Show ng Radyo Pilipino Amerika na pag-aali po ni Attorney Erwin Bautista at saka ni Stu Bautista again sa susunod po nating edition. Okay, good night everyone and back to OG. Okay, again, maraming salamat po sa mahigit na 2 oras na nakinig dito sa Showbiz Watcher Radio Show. Siyempre, ito po si OG Cruz, nagpapaalam na po. Pero babalik po kami on Monday at hindi po sa Friday dahil meron po kaming activities. Yan po ang Radyo Pilipino America Christmas Party na gagawin sa Viejas Casino. So, mga 5 p.m. or 5:30 and nandun na dapat ang ating mga co-broadcasters na isa-celebrate ang Christmas party ng Radyo Pilipino America. Maraming salamat po sa mga makikisali sa atin sa Radyo Pilipino America Christmas Party. And also, pasalamatan din natin ang ating mga na-interview natin sa araw nito o sa gabing ito na walang iba kundi si Heber Bartolome, ang tayo'y mga Pinoy. Siyempre, oo. At siyempre din, pasalamatan din natin ang Pedro Calonso na gumaganap na walang iba kundi ang Gerald Santos. Okay, hanggang sa susunod pong muli, maraming salamat po. Bye-bye na po. Bye-bye, San Diego. Bye-bye. Maraming kayo, kundi dahil sa inyong lahat.